So, ito, guys, ulitin ko ha. Very basic. Actually, wait lang ha. Ilan pala tayo tonight? 30, hindi ko makita. 37, no? Yes po. Congrats, no? Kasi nadagdagan tayo ng 7 pieces. Last training kasi mga 30 tayo. So, nadagdagan tayo ng 7 na tao. So, okay naman siya, no? Kesa pabawas, no? Okay lang ba next training natin? Goal natin na dumoble na tayo, no? Kasi pag ito ha, ganito lang ibig sabihin nun. Pag kumokonti kayo, example, may schedule tayo weekly. Kapag kumokonti yung numbers ng attendees, ibig sabihin, hindi lumalaki yung grupo. Isang sign yun. No? Kapag stagnant naman siya, example, hindi nagbabago, 30, 30, 31. So ibig sabihin, hindi rin siya lumalaki, hindi rin siya lumiliit. So ang goal natin lagi, every time na may training tayo or mentoring, kailangan dumadami yung numbers ng attendees natin. Ibig sabihin nun, dumadami kayo. Okay, so yun yung goal natin. So example, next tomorrow may training na naman tayo kay Mentor Joan. Kailangan ang goal mo, ikaw personally, wag lang ikaw yung makikinig lagi sa training. Kasi kung ikaw lang at ikaw yung umaattend, ibig sabihin wala kang downline, 'di ba? So ang goal mo, ikaw magpa-attend ka ng downlines mo. So for example, tomorrow may training tayo kay Mentor Joan. Kailangan mag-invite ka ng downline mo. 'Di ba? I'm sure may mga downlines naman na kayo lahat eh. Yung iba diyan inactive lang or natutulog lang, 'di ba? Ang goal mo, kumbaga, ang goal mo mapa-attend sila ng mga trainings. Okay? So ito kasi kumbaga ito yung ano bang tawag dito? Ito yung foundation eh. So lahat ng mga top networkers na nakikita ninyo, yung mga top mentors na sa IM Worldwide, lahat 'yon ang foundation, training talaga. Walang ibang sikreto. Okay? So ito po ang topic ko sa inyo tonight, due to dreams. So, naniniwala ako dito. Naniniwala ako, guys, ha. Kaya ka na sa IM Worldwide. Comment nga sa mga nandito na kaya nandito sa IM. Eh, kasi may pangarap siya sa buhay. Pwede bang pa-comment muna? Kung ikaw may pangarap ka, kaya ka nandito? Or kaya ka ba nandito kasi napilitan ka lang mag-join? Kaya ka ba nandito kasi crush mo yung upline mo? Kaya ka ba nandito kasi nahatak ka lang ng upline mo? So, iba-iba tayo, eh. So, hindi ko alam kung ikaw may pangarap ka talaga or wala. Pero ako, kung ako ikaw, nandito ka na lang din, 'di ba? Kung ako sa iyo, mangarap ka na. No, kasi kumbaga example, sila Mentor Peach, sila Mentor May, unti-unti na nilang nakukuha 'yung mga pangarap nila sa buhay, 'di ba? May sarili ng properties, nagkaka-savings na. So, kumbaga andito ka na sa IM Worldwide, eh. If I were you, mangarap ka na ng todo, 'di ba? Etong topic na 'to, You to Dreams ang title. Okay? Kumbaga, meron ba dito, guys? May question ako ha. Meron ba dito sa inyo na parang minsan na feeling lost ka? For example, nako-compare mo yung sarili mo sa ibang mentors. Minsan, ala, bakit kaya ganun? Bakit sila nakakabuo ng grupo? Bakit ako until now wala pa rin? Bakit sila kumikita na? Bakit ako hindi pa? Bakit sila emerald na? Bakit sila ruby na? Ako until now wala pa rin, hindi pa rin ako nag-rank up. Dumating ba sa point, guys, na na-experience mo yun or na-feel mo yun, na feeling mo lost ka, yung hindi mo alam yung gagawin mo? Pwede ba pa-comment? Okay lang ha, huwag ka mahiya kung na-experience mo yun. Ayan, Mentor Kevin, yes po. Ayan, Mentor Emily, Mentor Hagel, di ba? So, hindi ka nag-iisa. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. Kahit ako before, na-feel ko yan. Yung hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, hindi ko alam ano ba yung tama kong gawin. Kasi na before, nung nag-network ako guys, sa year 2008 to, meron akong cross line. Ibig sabihin, hindi ko downline, hindi ko upline. Meron akong cross line, yung hindi ko kagrupo, na sobrang bilis niyang makahit ng ano, ng mga, lagi siyang nasa top, no? Lagi siya nakahit ng incentive, tapos sobrang bilis sila mag-create ng grupo, ang bilis talaga nila. So ako before, kami ng team namin, sobrang bagal namin. So ako, hindi ko maiwasang ma-feel lost. Alam mo yun, yung bakit ganun? Paano nila ginagawa yun? Di ba? So minsan, na-experience ko rin yan, so hindi ka nag-iisa. So ito, nung the moment na narinig ko tong topic na to, dito ko na-realize na ito lang pala yung step by step na kailangan natin gawin. Hindi mo na pala kailangan mag-reinvent ng wheel. For example, di ba minsan, minsan lalo na sa mga sobrang talino, no? Minsan gumagawa ka ng sarili mong sistema, di ba? Minsan may sistema na nga yung mentor mo, pero gusto mong gumawa, mag-create ng sarili mo. So itong topic na to, very basic to, ito yung step by step na kailangan mong sundin para maabot mo yung mga pangarap mo.
Okay? So, naniniwala ako, ito, wag na wag yung kakalimutan to. Lagi ko naman itong sinasabi sa trainings ko, yung promises ni IM Worldwide. Okay? Ano yung promises ni IM Worldwide? Yung dalawa na yung tatlo na binabanggit ko, time freedom, una. Pangalawa, financial freedom. And pangatlo, yung pwede kang makatulong sa ibang tao. Ulitin ko ha, lagi niyong tandaan to, yung three promises ni IM Worldwide once na sineryoso mo yung ginagawa natin. Okay? Unang-una, time freedom. Yung hindi, kumbaga, hawak mo na yung oras mo. Sa ngayon kasi, pag may trabaho ka pa, di ba? Sa totoo lang, hindi mo talaga hawak yung oras mo eh. Sino yung may hawak ng oras mo? Pag may trabaho ka, pag employee ka, sino yung may hawak ng oras mo? Pwede bang pa-comment kung nakikinig ka? Pag nag-work ka, pag may job ka, sinong may hawak ng oras mo? Tama. Boss, company, ayan, boss, tama yon. So in short, pag ikaw may trabaho ka pala, pag employed ka, hindi mo pala hawak talaga yung oras mo. Kumbaga, nagtatrabaho ka pa para sa money. Okay? May amo ka, ganun, may boss ka. In short, hindi mo hawak yung life mo. Pag sinabi ng boss mo, o pumasok ka ngayon, wala kang choice eh. Minsan nga kahit may sakit ka na, eh wala kang choice talaga, kailangan mong pumasok. Diba? Pangalawa, financial freedom. Okay? So, yun yung isa sa goals natin. And pangatlo, yung makakatulong ka sa iba. Naniniwala ako, lahat po tayo dito, lahat ng tao, gusto nating makatulong. Pero lagi yung tatandaan to, hindi ka kasi pwedeng makatulong talaga kung ikaw mismo wala. Diba? So, now, start na tayo ba? Anyway, ito na siya. Next ko na yung slide. Nakikita nyo na, no? Clear naman, guys, in sounds. Tama si Mentor Lawrence Macaranas. We are agent of hope. Okay? So, wait lang ha. Basta guys, ang goal natin, magkaiba lagi yung tandaan to, magkaiba kasi ang kumita lang sa yumaman ka talaga. Ulitin ko, magkaiba ang kumita lang sa yumaman. Depende kasi sa goal mo. Okay? Depende sa goal mo kasi marami dito na hindi sila aware sa sarili nila na yung pang alam yung goal nila hindi paano ko ba explain to? Yung goal nila hindi basta merong mga members na ang goal nila yung kumita lang sila o okay na sila. Meron namang mga members na gusto talaga nilang yumaman. Alam mo 'yon? So may mga ganun no, magkakaibang klase kasi 'yan. So ito, start na. Ayan. Network marketing is not easy, but it is very simple. Ulitin ko. Ang network marketing, hindi ito madali. Pero napakasimple nito. Anong ibig sabihin nun? Meron ba kayong uplines or mentors or may nakausap ba kayo dito sa IM Worldwide na sinabi sa'yo na, guys, ang IM Worldwide, napakadali nito. Mag-join ka lang, eh, yaman ka na. May nagsabi na ba sa inyo nun? Meron? Mentor Lawrence, may nagsabi sa'yo? Sino nagsabi niyan? Ito guys, papangunahan ko na kayo. Baka kasi masyado kayo nag-expect eh. So before kasi, may mga member na ganyan na para lang makapagpa-join sila, eh, pinapromise na nila lahat. Para lang mapa-join nila yung tao. Eh, maling-mali yun. Papangunahan ko na kayo, ang network marketing, ang IM Worldwide specifically, hindi ito madali talaga. Bakit? Kasi sa totoo lang, hindi naman madali ma-reject. Diba? Hindi madali ma-disappoint. Example, yung promo natin nung 11-11. Diba? May nag-promise sa'yo na client mo, ang tagal mo na itong niligawan, 6 months na. O sabi niya, Mentor Joanne, sige, mag-ano na ako, mag-gold na ako. Tapos, last minute, biglang nag-cancel. Experience yun na ba yun? Yung mag-join niya tapos biglang nag-cancel. Di ba masakit yun? Di ba? Di ba sa totoo lang guys, hindi madaling ma-reject. Hindi madaling ma-disappoint. Hindi madaling ma-Indian. Di ba? Alam mo yun? Nakapag-ayos ka na. Di ba? Sobrang 1 hour ka nag-prepare. Nag-makeup ka pa. Tapos na-traffic ka pa. Pero pagdating doon sa venue, yung meeting place ninyo, eh wala pala yung tao. Na-Indian ka. Hindi madali yung gano'n na. Tapos, ang negosyo natin, people's business pa. Di ba tao-tao to? Ang networking, tao-tao to? Minsan, hindi na lang pera, sa totoo lang, hindi na pera ang pinag-uusapan dito eh. Relasyon na ng tao pinag-uusapan dito eh. Tama? Bakit? Kasi tama. Network marketing is a relationship business. So, tao-tao to. So, hindi lang pera ang pinag-uusapan dito, hindi lang pangarap, kundi tao din. Relasyon mo sa tao.
Eh, minsan, yung upline mo, hindi mo kasundo. Nag-aaway kayo, di ba? Na-experience nyo na ba yun, guys? Yung nagkatampuhan kayo ng upline mo, ng downline mo, ng crossline mo, pwede bang pa-comment? Huwag mo nang i-comment yung pangalan, ha? Mag-yes or no. Na-experience nyo na ba yun? O, nagkatampuhan kayo ng upline mo. Di ba? Akala mo, best friend mo yung upline mo, pero nagkatampuhan kayo. Di ba? Hindi mo maiwasan yun, eh. Hindi siya madali, ha? Di ba? Siya lang yung friend mo sa IM Worldwide, tapos nagka-conflict kayo. Diba? 3 years na kayo magkasama sa IM Road. Lagi daw. Sino yan, Joanne? Lagi kang may ka-conflict? Diba? Question, Mentor Joanne. Madali ba yun? Yung may ka-conflict ka? Diba hindi? So, ibig sabihin, ang IM Worldwide, hindi talaga ito madali. Maraming mga pasikot-sikot dito na kailangan mo i-develop. So, hindi siya madali. Pero, anong sabi dyan? But it is very simple. Pero napaka-simple daw nito. Bakit? Kasi may sistema na tayo. Ang IM Worldwide, may proven and tested system na. Anong ibig sabihin nun? Question, guys. Sa IM Worldwide, may umaman na ba? Sa inyo naman galing, ang IM Worldwide, may mga umaman na ba ng mga distributors? Yes. Diba? Sabi ni Mentor Rex Cho, Mentor Kevin, Mentor Hazel, yes. Diba? Question, ha? Yung umaman na yon, yung mga umasenso ng mga distributors, question, isa ba or marami? Isa lang ba yung tao na yon or marami? Marami. Pag marami ang umasenso sa IM Worldwide, question, proven and tested ba yung system niya? Sorry, ha? Mentor Paquito, pwede bang pa-record tong training natin? Nakalimutan, ayun, okay. No? So, super madami, proven and tested. So, ibig sabihin, siguro, pag isa lang ang umasenso dito sa IM Worldwide, pwedeng chamba. Tama? Parang sa loto. Sa loto. Di ba, ikaw, I'm sure, dito yung iba dito na tumataya ng loto. Tama ba? Meron ba dito tumataya ng weteng? Nanalo ka na ba? Question, nanalo ka na ba? Di ba never ka nanalo? Bakit? Kasi chambahan yun, eh. Walang sistema doon, wala kang kailangan gawin doon, tumaya ka lang, tapos tsambahan yon. So never ka pa nga nanalo sa buong buhay mo na tumataya ka. Pero dito sa IM Worldwide, hindi lang isa yung umasenso. Hindi lang isa yung nagkabahay, hindi lang isa yung nagkakotse, hindi lang isa yung tsumitseke ng malaki, hindi lang isa yung umaasenso dito, kundi marami na sila. Ibig sabihin, proven and tested na po yung sistema ng kumpanya natin. Susundin mo na lang. Ano yung sistema na yon? Yung sistema na yon, yung tinuturo sa inyo ng mga uplines ninyo or ng mga mentors ninyo. Yun na yon. Kung ano yung tinuturo namin, kung ano yung tinuturo ng mga top mentors ninyo, yun na yung sistema na yon. Wala nang iba. Example, anong klaseng sistema? Example, may weekly training. Di ba? May everyday training sa IM. Dapat uma-attend ka doon. Diba? Every day may MWF, may IDP, Philippine time, 4 p.m. Sa Dubai nga, diba? Ang tawag dito, Middle East, every day may IDP. Ang sistema nun, kailangan magpa-attend ka doon. Ganun lang yun. Diba? Saan ka makakita ng company na every day may training? Wala pong gumagawa na ganun. Alam nyo, sa ibang company, ang training po nila once a week. Believe me, ang gumagawa po ng online training ngayong pandemic, IM Worldwide lang yung everyday ang training. IM Worldwide lang po ang everyday may IBP sa Middle East. Saan ka makakakita nun? Diba? Kung baga pinaprovide na ng company sa'yo, gagawin mo na lang. Yun yung ibig sabihin ng network marketing is not easy, hindi siya madali. Kasi marami kang may experience sa challenges. Pero very simple siya para sa may mga pangarap. Are you learning, guys? Nakakasunod ba? Okay, thank you. Ayan. So ito, network marketing must be duplicable. Ulitin ko, must be duplicable. Anong ibig sabihin ng must be duplicable? Ibig sabihin daw, kailangan mabilis siya gayahin. Ibig sabihin daw, kailangan madali lang siya gayahin. So hindi mo, sa totoo lang, alam nyo ba guys, may share ako sa inyo ha. Meron akong downline before. Sobrang talino ng member na, sobrang talino ng downline ko na to. At sobrang talino. English speaking. Meron ba dito English speaking? Di ba? Sobrang galing. Alam nyo, pag nag-mentor pa kayo, tumatawa.
Alam niyo tong downline ko na to, sa sobrang talino, sobrang galing, pati yung talk niya, yung presentation niya, yung pag-training niya, English speaking, marunong siya mag-Tagalog ha. May naka-unmute yata. Pwede bang pa-host ako, Mentor Kevin? Pa-co-host ako, Mentor Kev? Host pala, sorry. Kev, may nanonood ng TV yata. If you see, Mentor, pakita ko yung may access ng hosting. Sige, pa-host na. VP, okay na po. Sige, wait lang. May ayusin na ako. Mentor Kev, Mentor Paquito, pwede pa host ako muna? Ayan, thank you Mentor Paquito. Okay na? Okay na. Ayan. Clear naman guys, Mentor Kevin, clear no? Okay. So, ayan, tuloy ko lang yung story ko kanina. May downline ako na sobrang talino, may downline ako na sobrang galing English speaking. Pero guys, marunong siya mag-Tagalog, okay? Kumbaga, gusto lang niya siguro gusto lang niya siguro gandahan yung presentation niya, kaya English yung ginagawa niya. Sa sobrang, alam niyo ba guys, sa sobrang galing niya mag-English, sa sobrang galing niya mag-talk, alam niyo ba, wala siyang na-duplicate. Bakit? Kasi ang hirap niyang gayahin. Tama? Kaya mo bang gayahin yun? Yung may slang pa? Yung may accent pa, kaya mo bang gayahin? Di ba mahirap? So, ibig sabihin pala guys, hindi mo kailangan maging magaling dito. Ulitin ko, hindi mo kailangan maging magaling dito. Ang kailangan mo lang gawin, kailangan maging simple ka. Hindi mo kailangan ng marami kang sinasabi na napaka-complicated. Gusto mo pa, 'di ba minsan ganito rin ako, share ko sa inyo. Dati nung bago ako, pag nagte-training ako, yung alam niyo yung training, 'di ba? Pag nagte-training ako noon sa company namin before, yung big group, yung title, 'di ba minsan pinapaganda pa natin yung title, 'di ba? Yung 10 ways to ganito, ganito, yung pinapa-complicated natin yung title. Tapos, ang dami nating iniisip, di ba? Pero, alam nyo, nung habang tumatagal ako, guys, sa networking, dun ko naiintindihan na ang networking, kailangan lang, napakasimple. Yung mga training natin, kung mapapansin ninyo, napakasimple lang nito. Kailangan mo lang siyang i-master. Okay? So, must be duplicable. Next, advance and grow, but never forget the basic. Kulitin ko, advance and grow, but never forget the basic. So, sa internet, di ba, sa online, sobrang dami nang lumabas na mga techniques, di ba? Yung mga, yan, sila Mentor Kevin, sila Mentor Paquito, hustler na to sa online. Ang dami nilang nakukuhang prospect sa online, eh. Ang dami nilang pages, mga benta ng product. So, kumbaga, may alam na sila, no? May knowledge sila sa online. Okay yon, tama yon. Advance and grow, but never forget the basic. Ano yung basic? Itong dinidiscuss ko sa inyo, isa ito sa mga basic na sinasabi ko. Okay? Next. Success. So, ito guys, ito, naniniwala ko, I believe, lahat tayo dito, siguro dito yung iba ha, wala ng pangarap nung wala sa IM Worldwide. Ganun ka ba dati? Yung feeling mo, hindi mo na maabot yung pangarap mo, di ba? Feeling mo, ang way para umasenso ka, yung job mo, di ba? Minsan, iba naman dito, akala mo na ko, ito na talaga yung buhay ko, pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Di ba? Minsan, may mga ganun pa. So, ako before ako mag-network marketing, kumbaga, may pangarap ako, pero hindi ko alam kung paano ko makukuha yung pangarap ko.
until I joined network marketing. Okay? So, lahat dito, may pangarap ka, so dun tayo papunta. Kung ano yung experience ng mga top mentors mo, example, Mentor Marlon, kumita ng 500,000 one week, di ba? Grabe, no? Mentor Arian, kumita ng 500,000 last. Ito, cut-off nila, 500,000. Si Mentor Peachy, 650,000 plus, di ba? Almost 700,000. Sila Mentor May, almost 900,000 yata. Alam niya. Di ba? Ito yung gusto, ito yung ina-assure ko sa inyo. Kung ano yung present nila, ulitin ko ha, kung ano yung past nila, yun yung present ninyo ngayon. Ulitin ko, kung ano yung past nila, yun yung present ninyo ngayon. And kung ano yung present nila ngayon, yun naman yung future ninyo. Okay? Next. Ayan, example, Mentor Marlon. Nakilala ko to si Mentor Marlon, 15 years old. No? Napakabata. Saan ka makakakita ng 24 years old, kumita na ng 8 million sa loob ng 3 taon? Saan ka makakita ng 24 years old na may sarili ng bahay, 'di ba? May kotse na, hindi lang BM, may kakabili lang nila, yung Montero, 'di ba? Saan ka makakita ng 24 years old na may dalawang sasakyan? Dalawa, tatlong sasakyan yata, 'di ba? Dito lang yung sa Emeraldwide, tama? Ako ay makakakilala kong 24 years old ngayon, naglalaro sa bahay, 'di ba? Nanonood ng Netflix, yung iba nga tulog na, 'di ba? Kumbaga, ordinary persons, nagiging extraordinary sila because of I Am Worldwide, 'di ba? Next. Arian Bernabe Fernandez. Background ni Mentor Arian noon, employee to noon, 'di ba? Yung asawa niya, seaman. Tama? Kumbaga very ordinary person. Di mo ma-imagine na magkakaroon ng sariling bahay, magkakaroon ng sports car, ng SUV na. Kasi never naman yan mangyayari pag nag-work ka sa labas eh. Di ba? Di ba? Naisip mo ba yon? Na pag nagtrabaho ka sa labas, magkakaroon ka ng ganyan? Di ba? Hindi. Next. Mentor Ikay Soreda. Di ba? Si Mentor Ikay Soreda, fresh grad naman to, nursing. Yung papa niya, 'di ba? Ito yung kasama niya sa picture, si Mentor Ikay, nagkaroon na rin siya ng Fortuner, ng Mustang, 'di ba? Ayun, 241,000 kinita niya ng September, ha. Last month lang 'yan, kumita siya ng isang buwan 241,000. Pero nung cut off, alam niyo kung magkano kinita niya? 200,000 plus one week. Ano siya? Flash out siya. Alam niyo yung flash out? Na max out niya yung pagiging Sapphire. Siguro, ang kinita niya siguro, more or less 300,000. Ang natapon niya, 100,000 plus kasi nga, Sapphire siya. Diba? Nagkaroon na rin yung sariling kondo. Saan ka makita ng ganyan? Sa loob lang ng 3 taon. Tama? Next. Mentor Catherine Policarpio. Call center agent before. Saan ka makakita ng call center agent na kumikita ng 600,000 isang buwan? Last cut off, 500,000 ang kinita, 400,000. Diba? Walang ganun. May SUV, may Corvette. Tama? Next. Mentor Peachy Capilli. Ito naman si Mentor Peach. Fresh grad naman siya before nag-network. Diba? Nagkaroon. Ito, nakabili na rin siya ng sarili niyang condo unit. Nakikita niyo ba yung deposit slip? Alam niyo ba? Kinash niya yung yung condo niya. Ito, balance na lang to. Pero alam ko worth ng condo niya para mga 8 million plus. Pero ito na lang yung kulang niya. Sabi niya, sige na nga, i-cash ko na nga. Kinash niya. Di ba? Almost 6 million. Saan ka makakita ng ganyan? Di ba pag tayo, in-loan pa natin yan, di ba? Kumbaga, misa kasi, kung paano ba explain to, ordinary yung mga tao, di ba? Pero yung kinikita nila, napaka-extraordinary na. Ferrari, 'di ba? Nagka R8 na rin. Okay? Next. Magkano nang kinita Mentor Peach? Ito hindi updated eh. 15 million pa lang 'to. Pero parang 17 million na yata siya in just parang 1 month, no? Almost 2 million yun na yung tinalon niya. Next, Mentor May Sibulan. 'Di ba? Sino dito gusto magkaroon ng house and lot? Isa ito sa mga pangarap natin na matindi, 'di ba? Magkaroon ka ng sariling lupa at bahay. No? Mentor May, fresh grad din yan, psychology grad, PUP graduate. Walang tiwala sa sarili yan dati. Hindi siya confident sa sarili niya dati. Di ba? Alam niyo ba yung story niya? Before yung ano siya, ang tawag doon?
Duling, ano ba yun? Ano ba English ng duling? Ano ba yun? Cross-eyed ba yun? Ayun. So, ganun siya dati. Wala siyang tiwala. Kumbaga, hindi siya confident sa sarili niya. Bakit? Kasi binubuli lang siya nung bata siya. Niloloko-loko lang siya. Saan ka makakita ng ganyan, di ba? May sarili ng bahay. Within 3 years, guys. House and lot. 3-story. Ang matindi, yung house and lot niya, hindi lang simpleng bahay. 3-story, parang building na. Doon nga kami kagabi. Grabe, napakaganda. Alam niyo po, wala pa pong nangyari sa net sa history ng network marketing sa buong Pilipinas na nagkaroon ang isang distributor ng fully paid condo within worth 8 million plus, nagkaroon ng Ferrari, nagkaroon ng house and lot within 3 years, wala pa pong nangyayaring ganun. Wala pa, 'di ba? So, kumbaga, lagi niyo isipin, yung post ko kaninang umaga, kung nangyari sa isa, eh mangyayari din sa lahat. Basta maniwala ka. Diyan ka rin papunta. Okay? Kung mangangarap ka na lang din, wag na yung ano, wag na yung 10,000 per month, wag na yung 20,000, gusto kong kumita ng 10,000 per month sa IM Worldwide. Wag ganun. Kung 10,000 na ang gusto mo, eh magtrabaho ka na lang sa labas, di ba? Kasi ang IM Worldwide, hindi lang 10,000 ang kaya niyang ibigay sa'yo, hindi lang 20,000 per month, hindi lang 30,000 per month, hindi po. Pangarap ang pinag-uusapan dito at matinding pangarap po ang pinag-uusapan dito. At kami po, gusto talaga namin ma-hit nyo yung mga yan. Gusto namin, kumbaga, lahat makita kayo asensado. Lahat po gusto namin yon. Kaya kami, nila press, di ba, nagtitraining talaga kami, mga top mentor. Alam nyo ba, mga top mentors ninyo, yung mga nagtitraining sa, ano, sa FB page natin everyday. Di ba, nag-IBP. Yung IBP sa Middle East, di ba, sila Mentor Marlon, Mentor Peach, Mentor Kat. Yung mga nag-IBP, mga trainers, alam nyo ba, walang bayad yung mga yan. Ganon sila ka-passionate sa ginagawa nila. Kahit hindi ka nila ka-grupo, gusto nila umasenso ka. Walang ganon sa iba, sa totoo lang. Tama? Are you learning, guys? Na-inspire ba kayo sa mga nakita ninyong pictures? Ayan. Guys, may disclaimer lang ako, ha? May baka may marinig kayo sa akin na masaktan ka. Baka may marinig kayo sa akin tonight na sumama ang loob mo sa akin. Pero pigilan ko na lang, no? Pero pwede rin, gusto nyo ba? Disclaimer lang, di joke lang. Disclaimer lang, kumbaga baka kasi may matamaan ka, ganun. Baka minsan, di ba, eto ha. Meron ba kayong na-attendan na training na kahit hindi mo apply, na-attendan mo na training sa IM na parang natamaan ka sa sinabi niya. Parang, oo nga no, ganun ako, pasaway ako. Parang ganun, parang natamaan ka. Meron bang moment na ganun? Na parang natamaan ka sa sinabi ng speaker? Yung para sa, yung feeling mo, ikaw yung kinakausap niya. May ganun ba? Bato-bato sa langit, ang tamaan, dapat lang. Ulit ni mentor pa ako ito. Diba? Totoo yun. Ako, ito lang masasabi ko sa inyo. Alam nyo, pag sino pinagsasabihan kayo ng mga mentors ninyo, alam mo, sa totoo lang, hindi natin maiwasan na sumama yung loob mo. For example, sinabihan ka niya, uy, Kevin, nagiging tamad ka na, ha? Kevin, masyado ka ng late magising. Di ba? Minsan, masakit pa rin, masakit madinig, eh, no? Minsan, masakit siya marinig. Minsan, may isip po pa, ano bang pakialam ng mentor ko, eh, buhay ko to. Di ba? Minsan, may isip po pa yun, dama? Pero alam mo, lahat pala na-realize ko, lahat pala na sinasabi sa atin ng mga mentors natin, eh para sa atin talaga 'yon. Hey guys, ulitin ko ha, kung ikaw leader ka, kung ikaw gusto mo talaga umasenso, dapat hindi ka ano dito balat sibuyas. Ulitin ko. Pag ikaw leader ka, pag gusto mo talagang maabot yung mga pangarap mo, dapat hindi ka balat sibuyas. Bakit? Kasi dadating talaga yung panahon, dadating talaga yung time na mapagsasabihan ka talaga. Di ba? Hindi pwede yung pag napagsabihan ka, eh ayaw mo nang kausapin yung upline mo, nagtampo ka na, ano ba naman tong upline ko, lagi na lang ako pinagsasabihan. Hindi pwede ganun. Hindi sa networking, sa totoo lang, hindi lang sa networking, sa buhay na lang. Sa buhay natin, hindi pwedeng puro magaganda lang yung naririnig natin. Ulitin ko. Sa buhay natin, hindi pwedeng puro magaganda lang yung naririnig natin. Bakit? Kasi pag puro magaganda lang yung naririnig mo, eh hindi ka mag-grow. Ulitin ko,
hindi ka mag-grow kapag puro magaganda lang yung gusto mong marinig sa upline mo. Paano ka mag-grow? Eh, hindi mo nga alam yung mali mo eh, di ba? Example, sinabihan ka ng upline mo, oy, late ka nagigising ha, tamad-tamad ka na. Di ba? Doon ka mag-grow eh, kasi sinabihan ka eh. Tama? Pero pag gusto mo, ay, ang galing, gusto mo sa kanya marinig lagi, sabihan ka na magaling, ang sibag, pwede na yung once sinabihan ka. No? Pero pag sinabihan ka na, ang tamad mo na, di ba, magsipag ka, mag-step up ka, umattend ka ng training, hindi ka na umaattend, eh para sa'yo talaga yon. Kailangan mong marinig yon. Okay? Next. Ayan, don't take things personally. Okay? So may mga masasabi sa'yo, mga uplines mo, tanggapin mo. Hindi pwede yung balat sibuyas. Ulitin ko ha, hindi pwede yung balat sibuyas. No, mas maganda, open kayo. Alam nyo kami, yung mga top mentors ninyo, pag may napansin kami na kailangan niyang improve, sinasabi talaga namin directly. Example, may napansin ako kay mentor Kevin, oy Kev, parang mali na tong ginagawa mo, ayusin natin to ha. So, ano, direct to the point. Open, kailangan open. Hindi pwede yung, kumbaga, yung upline mo kasi, yung mentor mo kasi, gusto niya kasing, kumbaga, gusto niyang maging tama yung direction mo eh. Kasi kung hindi niya sasabihin sa'yo directly, kung hindi niya i-open sa'yo yung problem niya na nakikita sa'yo, eh magiging mali yung resulta mo. Tapos in the end, sasabihin mo sa kanya, upline ko, hindi man lang ako sinabihan. Tama? So mas maganda pa lang, habang bago pa lang, makorek ka na ng upline mo. Kasi para sa'yo din yon. Okay? Next. Sabi dito ni Alvin Toffler, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write. Ano ibig sabihin ng illiterate sa Tagalog? Walang alam. Sinerch ko ang illiterate sa Tagalog, walang alam. Sabi dyan, hindi daw yung hindi marunong magbasa at hindi marunong magsulat. Kundi, those who cannot learn, unlearn, and relearn. Ano ibig sabihin? Kailangan daw willing kang matuto lagi. Kami ngayon, alam nyo ba, until now, nakikinig pa rin kami ng mga training kahit yung mga speakers sa office. Nakikinig pa rin kami. Bakit? Kasi may bago pa rin kaming maririnig eh. Tama? So kahit ikaw, example, ikaw, kailangan nakikinig ka ng training everyday sa office. Yung sa IM page natin, di ba aware ba kayo sa schedule every 8 p.m. Manila time? Sa Dubai, I think 4 p.m. dyan pag sa inyo. Kailangan nakaschedule na yun sa'yo. Every day. Ulitin ko, every day, araw-araw dapat nakasked na sa iyo 'yon. Every 4 p.m. makikinig ka ng training sa IM page. Okay? Next. Ayan, start na tayo, no? Intro pa lang pala yung kanina. May natutunan na ba, guys? Okay. So, nauna-una, magsisimula sa iyo. Si kanino nakaturo yung emoticon? Kanino nakaturo? Sa'yo ba o sa akin? Sa akin, ha? Mentor Joanna, sa akin. Sa akin, nakaturo din siya sa akin, di ba? Lagi niyong tandaan to. Everything rises and falls on leadership. Example, wala ka pang grupo until now. Lahat yan dahil sa'yo. Bakit maliit ang cheque mo until now? Dahil yun sa'yo. Bakit wala ka pa rin grupo until now? Dahil yun sa'yo. Hindi natin pwede sisihin si upline. Ay, upline ko pasaway eh. Upline ko hindi kasi supportive eh. Upline ko kasi laging wala eh. Upline ko busy kasi sa work niya eh. Kaya wala akong grupo kasi upline ko. Hindi po, ulitin ko. Kaya ka walang grupo ngayon dahil yun sa'yo. Bakit until now wala kang cheque dahil yun sa'yo. Sorry, hi BP pa, accept kami na sa ibang. Paano? Wait lang. Wait lang guys ha. Okay.
I love it. I want some more. Zile, 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 y'all let mille, 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 mille. Zile, 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 y'all mille, 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 mille. Guys, ayan, okay na. Sorry. Okay na. Ayan. So, ito, ulitin ko ha. Lahat magsisimula sa atin. Okay? Hindi sa upline, hindi sa downline, hindi sa crossline. Kahit napakagaling ng mentor natin, kahit napakagaling ng nagtuturo sa atin, kung tayo mismo hindi natin ginagawa yung part natin, mababaliwala yung mentoring natin. Believe me. Ulitin ko. Kahit everyday po ako mag-training sa inyo, kahit everyday kayo umaten ng training sa IM Worldwide, kung hindi mo ginagawa yung part mo, baliwala lahat. Kailangan give and take tayo lagi. Tuturuan ko kayo, gagawin niyo yung part niyo. Tuturuan kayo ni Mentor Kevin, tuturuan kayo nila Mentor Paquito, attend kayo ng training, pero dapat gagawin mo rin yung part mo. Okay? Baliwala yung training ng training ng training, pero hindi mo ginagawa yung part mo. Next, ayan. Ano yung kailangan mong gawin? Napakasimple. Ano yung nakalagay dyan sa screen? Kailangan mong maging mabait. Napakasimpleng word niyan. Kailangan mong maging mabait. Example, sa totoo lang, ang dami ko na experience dati. May mga downline ako na pasaway, no? May mga downline ako. Hindi ko sinabi na pagpasaway, ibig ko sabihin sa pasaway, yung hindi mabait, alam mo yun? Hindi mabait, di ba? Yung pag pinagsasabihan, no, magagalit sa'yo. Di ba? Pag halimbawa lang, sample, yung mahilig siyang manise. Example, wala siyang pay-in. Eh, upline ko kasi hindi ako sinendan ng link eh. Kumbaga, hindi siya mabait. Ang point, kailangan mong maging mabait. Bakit? Kasi yun eh. Kailangan eh. Di ba? Nung sa school nga, nakikinig tayo sa teacher natin, ginagawa natin yung pinagagawa niya. So dito sa IM Worldwide, kailangan maging mabait po tayo. Hindi pwedeng pasaway tayo. Okay? Next, obey and listen. Kailangan daw makinig ka, di ba? Sumunod ka at makinig ka. Medyo, sabi ko nga, di ba, lagi kong sinasabi to, ang sumunod na word, medyo mabigat siya. Pero yun kasi talaga yung kailangan natin gawin. Kung mapapansin ninyo, itong binabanggit ko sa inyo, binanggit ko rin to sa manual na training. Bakit? Kasi ito talaga yung kailangan natin. Napakasimple lang ng network marketing, believe me. Kailangan mo lang maging mabait, kailangan mong sumunod at makinig. Yes, mentor attitude, ano ibig sabihin niyan? Gusto niyo ba, ganito ha, ano ibig sabihin ng yes mentor attitude? Pag may sinabi si Mentor Kevin, pag may sinabi si Mentor Paquito, guys, drop everything. Meeting tayo ASAP, may important lang tayong pag-uusapan. Kailangan yes mentor ka. Bakit? Kasi para sa'yo yun. Lagi mong tandaan to. Walang gagawin si mentor sa'yo na ikakapahamak mo. Kasi minsan nagda-doubt pa tayo eh. Ako ganito ako before. Example, may pinagawa yung upline ko. Ay, effective kaya yun? Baka hindi naman tama yun. Minsan, ganun ako dati nung bago ako. Pero nung na-realize ko, in the end, kailangan pala sumunod lang ako. Kasi yung mga kasama ko, kasabay ko, na sumunod sa upline ko, ako hindi ako sumusunod dun, eh nauna na sa akin. Napaka-simpleng word yan. Yes, mentor attitude. Kailangan sumunod ka lang lagi. Ganun siya kasimple. Okay? Para kang estudyante dito. Sa totoo lang, age doesn't matter dito eh. Para kang estudyante dito, para tayong estudyante lahat, na kung ano yung sinabi ng teacher, yun yung gagawin mo. Kung ano yung sinabi ng mentor, yun yung gagawin mo. Guys, gusto nyo ba ng ganito? Pag, halimbawa, medyo pasaway ka sa upline mo, gusto mo ba magkaroon ng downline na ganito? Halimbawa, ikaw mismo, di ba, may downline ka, sinabihan mo siya, guys, attend tayo ng training. Sinabihan ka ng downline mo, no mentor. No mentor. Gusto mo ba ng ganun? Sabihan ka ng downline mo, no mentor, ayaw ko mentor. Alam mo ba, naniniwala ka ba dito? Ako naniniwala ako dito. Na kung paano ka sa upline mo, magkakaroon ka ng downline na ganun. Ulitin ko.
na-experience ko na kasi to eh, sa akin, sa mga downlines, kung paano ka sa upline mo, magkakaroon ka ng downline na gano'n. Kung paano ka sa upline mo, example, pasaway ka sa upline mo, magkakaroon ka ng downline na pasaway sa'yo. Believe me, ipapa-experience sa'yo yun. Maniwala ka sa akin. Meron kang ikaw mismo, halimbawa, matampuhin ka sa upline mo. Di ba? Hindi lang siya naka-reply ng 1 minute, nagtampo ka na. Alam mo ba, magkakaroon ka ng downline na ganun, yung matampuhin din sa'yo, yung puro reklamo din. Ang dami ko na na-experience na ganyan. Bakit? Kasi gusto ipatry sa'yo yung ganung klase para ma-learn mo yung lesson kung paano, kung ano yung feeling na may ganung tao sa'yo. Tama? Para ma-feel mo yung pinapa-feel mo sa upline mo. Para alam mo na mali yun. May ganun kami, no? Meron akong downline yung puro reklamo. Nagkaroon ka na ba ng downline na ganun, yung puro reklamo? Yung walang nakitang tama. Di ba? Ang ganda-ganda ng company natin. Ginagawa naman niya yung part niya. Di ba? Kumbaga, may improvements naman sa company natin. Pero never nakakita ng improvement. Puro pangit yung nakikita. Ay, ano? Imbes na maganda yung nakikita, yung wala yung lagi nakikita, may ganun ka bang downline, guys? Question. Pasagot nga kung na-experience mo na yun. Yung puro reklamo. Imbes na maganda yung nakikita, laging reklamo. Di ba? Alam mo, meron akong downline na ganun dati. Puro reklamo. Dumating yung time na nagkaroon siya ng downline na puro reklamo din sa kanya. Dumating sa time na yung downline ko na to, lumapit na sa akin. Sabi niya, apay ka, grabe. Meron akong downline, puro reklamo. Hindi ko na kaya i-handle to. Paano bang gagawin ko dito? So in short, kung ano tayo sa upline natin, magkakaroon tayo ng downline na ganun para alam natin paano i-handle yun. Okay, are you learning, guys? Next. Empty cup. Napakasimple lang nito. Empty cup, no? Lahat ng alam natin, lagi lang tayo mag-relearn, guys, no? Unlearn, relearn, and learn. Okay, lahat ng alam natin, tanggalin mo muna. Tapos, every time na may training, no? Kahit different speaker yan, ha? Kahit paulit-ulit mo nang na-attendan yan, kailangan attendan mo pa rin. Kasi dadating yung time, kahit paulit-ulit yung speaker, may time talaga na nababago talaga yung sinasabi niya. Kaya kailangan ma-apply niyo yun. Okay? Next. Anong ibig sabihin ng acne? Alam ko na yan, syndrome. Familiar? Alam ko na yan. Ay, mens, na-attendan ko na yung YouTube Dreams eh. Parang ngayon, first time kong ma-discuss to sa inyo kung unang diniscuss tong YouTube Dreams. Tapos, sa next week, next Tuesday, i-discuss ko to sa IM Worldwide. Diba? Nag-announce, mag-training si Aika sa Tuesday. Tapos, bigla mo sinabi sa apply mo, ups, mens, alam ko na yan. Na-attendan na namin yan last week. Sa amin nga, unang diniscuss yan eh. Diba? Alam ko na yan, syndrome. Iwasan natin yan. Yan yung isa sa sakit sa IM Worldwide. Okay? Sense of ownership. Guys, no? Lahat tayo dito, lagi mong tandaan to ha, negosyante tayo dito. Ulitin ko. Pag ikaw, IM Worldwide ka, maliban sa pagiging sudyante mo, di ba, willing kang matuto, negosyante ka rin dito. Kailangan may sense of ownership ka. Question. Pag nagtayo ka ba, ewan ko kung may mga negosyante dito ha. Example, si Mentor Paquito na lang. Sa kanyang IBC, di ba? IBC Dubai. Pwede bang si Mentor Paquito, siya, nag-invest siya sa, ano, di ba? Nag-invest siya sa IBC Dubai, may office, may gastos yan. Believe me, million yan ang gastos niya dyan. Pwede niya bang ipasa yung pagiging may-ari niya sa ibang tao? Pwede niya bang pabayaan yung IBC niya? Pwede ba yon? Hindi. Si Mentor, tingnan si Mentor Paquito, hands-on siya, di ba? Kumbaga nakikita siya, hinahandle niya yung negosyo niya kasi nga, negosyo niya to. Guys, ganun din sa IM Worldwide. Nag-join ka dito, hindi to membership, organization dito, sorority, hindi to ganun, no, na mag-join ka lang na wala kang gagawin, hindi siya ganun. Ang sinalihan mo, negosyo to. Nag-invest ka, di ba, hindi nga lang million yung in-invest mo tulad din ng Mentor Paquito, pero nag-invest ka din. I don't know kung gold ka, kung platinum ka, di ba? Kailangan may sense of ownership ka, kailangan isipin mo sa'yo itong negosyo, hindi sa upline ko to. Kaya kailangan ako yung tatrabaho dito. May guidance si Mentor, yes, pero sa'yo to. Ako magtatrabaho dito. No? Ako magpapatakbo nitong IM Worldwide business ko. Are you learning? Are you learning, guys? Okay? Clear ba sa atin to? Lahat magsisimula sa atin. Okay? Malinaw tayo dyan, ha? Next. Coincidence or not? Guys, familiar na ba kayo dito? If A, B, C, E, F, G, ano yung alphabets? Ang equal pala niyan sa numbers. Aware ba kayo dito? Yung A, B, C, D alphabets, equivalent niyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, until 26.
Nakakasunod, guys. Yung lettering. Okay. Tingnan nyo, ah. If A, B, C, D, E, F is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., then, knowledge, pag i-add mo pala yan, alam nyo kung anong total niyan? Is equal to 96%. Yung numbers, yung total niya. Hard work, anong total niyan? 98%. Di ba akala natin sa negosyo, enough na yung may knowledge ka, enough na yung masipag ka. Di ba minsan ganun, pag may nagtatanong sa'yo, paano ka umasenso? Ah, kailangan mo lang magsipag. Kailangan lang pag-aralan mo yung negosyo. Tama naman. Tama? Kasi 96%, mataas yan. Di ba? Hindi nga bagsak yan. 98%, okay din. Malapit na sa 100%. Pero kulang pa rin. Tingnan nyo ha. Sabi dyan, knowledge, 96%. Hard work, 98%. So yes, kasama yan sa formula if you want to be successful. Pero, both are important, but the total did not reach 100%. Alam nyo kung anong total nito? But attitude? Alam nyo kung anong total? Add nyo yan mamaya kung hindi kayo naniniwala sa akin. Ngayon nyo lang nakita to. Mentor Paquito, ngayon nyo lang to narinig. Galing, no? Yan, dyan ako, kumbaga, nung narinig ko to 12 years ago, sabi ko, galing, ha? Kumbaga, sabi dyan, if you want to be successful in life, hindi pala enough na masipag ka lang, hindi pala enough na matalino ka, na knowledgeable ka, hindi pala enough yun. Kailangan pala, kumbaga, kasama siya sa formula, pero hindi siya enough. Ang pinaka-important pala, kailangan pala attitude. Kailangan pala may good attitude tayo. Bakit? Ako personally sa experience ko, ang dami ko nang nakilalang mga members. Ang daming magagaling sobra. Sobrang galing talaga. Mas magaling pa nga kaysa sa akin. Di ba? Ang galing magsalita. Ang galing mag-training. Alam mo yung normal sa kanila. Innate sa kanila maging speaker. E ako hindi innate sa akin yun eh. Kailangan kong pag-aralan itong pagsasalita ko eh. Di ba? Ang dami. Pero alam nyo ba yung attitude medyo sablay? Yung mahilig manisil. Di ba? Mahilig, ano yung puro reklamador. Yung attitude niya hindi maayos. Ano ba yun? Example ng attitude, bad attitude. Mahilig manisil. Pag nawalan ng cheque, sisisihin niya, apply niya. Pag nawalan daw na, sisisihin niya, apply niya. Diba? Reklamador. Walang nakitang tama. Bad attitude yon. Marami akong kilalang ganyan. Sobrang galing. Sobrang talino. Hustler na nga eh. Professional na nga eh. Pero sablay attitude. Hindi rin umaasenso sa buhay. Believe me. May kakilala ba kayong ganon? Yung sobrang galing. Pero alam mo yung pasaway, yung sablay sa attitude. Hindi rin umaangat eh, diba? Naniniwala ba kayo dun, guys? Parang nagahang. Narinig nyo ba ako? Pwede ba pa-comment? Guys, okay naman. Ayan. Parang naghang kasi kayo. Ayan. So, clear tayo dyan, ha? Ako, ha? Kung ako tatanungin nyo, na-experience ko kasi to sa mga downlines. Maliban sa downline, sa mga employees din, no? Kung ako, papapiliin mo ko kung sobrang galing or maayos yung attitude. Kung ikaw, papapiliin ka, magaling pero pangit ugali o hindi pa magaling pero mabuti yung ugali, mabait. Kanino ka? Mentor Paquito, attitude daw ang pipiliin niya. Sino pang sasagot? Kung ikaw, papipiliin, anong gusto mo? Magaling? Magaling mag-talk na downline? Magaling mag-training na downline, pero pangit ugali. Inaaway ka, di ba? Pasaway, naninisi, sinisisi ka lagi, or downline na hindi pa naman magaling, alam mo, hindi pa marunong mag-talk, hindi pa magaling mag-training, hindi pa marunong, pero mabait, nakikinig, di ba? Mabuting tao. Kanino ka? Nag-comment si Mentor Joyce, Mentor Emily, Mentor May, attitude daw. Ganun din ako. Experience ko yan. Ang dami kong downline sa magagaling, pero ang papangit na ugali, nangaaway, puro chismis. Doon ako sumabait. Bakit? Kasi ang knowledge, ang skills na pag-aaralan yan. Ang dami kong mga downline na hindi pa naman marunong nung simula. Mahiyain, walang alam, pero mabait. Ngayon, magaling na. Doon ako sumabait. May mga employee din, di ba, nung na-experience ko sa IM Worldwide. May mga magagaling kami mga empleyado. Pero pasaway, ang sakit sa ulo. Stress talaga. Namuti nga, nagkaroon nga ako ng mga puting buhok noong time na yon.
Diba? So, dun tayo sa attitude. Guys, attitude. Kailangan maayos yung attitude natin if you want to be successful. Bad attitude will ruin your team. Okay? Ang hindi daw maganda na attitude, ikasisira yon ng grupo mo na minsan hindi ka aware. Okay? Minsan, hindi lumalaki yung grupo mo. Minsan, kailangan din i-check natin, no, yung tayo mismo. Pwedeng sa attitude, pwedeng sa knowledge tayo kulang, pwedeng sa hard work tayo kulang. So, kailangan matatansya mo, kumbaga, ikaw mismo ma-assess mo yung sarili mo eh. No? Hindi kaya gawin ni apply niyan kasi ikaw lang yung nakakakilala sa sarili mo at nakakakita ng totoong ginagawa mo. Okay? A bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Ulitin ko. A bad attitude is like a flat tire. You can't go anywhere until you change it. Example, may kotse ka. Flat yung kotse mo. Kahit igas mo ng igas yan, kahit itodo mo yung accelerator niyan, never kang aandar. So, ganun din daw sa buhay natin. Pag may pagpasaway ka, para kang gulong na flat. Kahit tumodo ka, magsipag ka, di ba? Ikaw na ang pinakamatalino, pero sablay yung attitude mo, wala kang mapupuntahan. Ganun lang yung ibig sabihin nun. Next, attitude is everything. Okay? Mga top mentors niyo, mababait, di ba? Next, number two, after mo ma-realize na lahat magsisimula sa atin, anong next? GLLLA, good learning, listening, and lecturing attitude. Good learning, first step, itong ginagawa natin, gusto ninyong matuto, okay yon. Everyday learning dapat. Pangalawa, listening, nakikinig kayo, okay din yan. First, good sign yan na papunta ka talaga sa mga pangarap mo sa buhay. And pangatlo, yung lecturing attitude. Pag pinagsasabihan ka, tanggapin mo. Huwag magtatampo. Okay? GLLLA. Good learning, listening, and lecturing attitude. Number two, learn. Nasusundan nyo guys, ikaw una, di ba? Second step, GLLLA. Next step, learn. Okay? Number three na siya, nagkamali number. Learn. So, after mong makinig, ganun, dun ka na matututo. Okay? Kailangan mong matuto daw. Ano yung mga kailangan mong matutunan? Basic networking skills. Ano yung mga basic? Naka-enumerate na dyan. Hindi ko alam kung may makakalimutan ka pa. Diba? In-enumerate na natin isa-isa dyan. Ano yung kailangan mong matutunan? Inviting. After inviting, setting an appointment. After that, ABC rule. After that, presenting, sharing, closing a deal. Yung mga nakalagay dyan, yung mga kailangan mong pag-aralan. And ito, huwag kang masyadong ma-pressure. Baka sabihin mo, grabe. Mentor Icon, dami naman yan. Paano ko matutunan agad yan? Ito guys ha, ang networking, step by step yan. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi ko alam kung narinig nyo na sa training namin to, 5-year plan. Ibig sabihin nun, minimum 3 to 5 years talaga para matuto ka. Ulitin ko, 5-year plan yung training, di ba? Minimum 3 to 5 years talaga bago ka matuto. Bakit? For example, ako, i-relate ko yung sarili ko guys ha, nung nag-start ako, sobra akong mahiyain, ayaw na ayaw ko magsalita, di ba? Sobra akong ganun. So, ang una kong pinag-aralan, yung ano, mag-talk. Tama? Pangalawa, tanggalin yung hiya ko. Pangatlo, mentoring. Dumadami na yung tao. Pang-apat, training. So, step by step siya. Hindi mo siya mapag-aaralan lahat. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga top mentors ninyo, ilang years na sila sa ginagawa nila? Matagal-tagal na rin, di ba? Kumbaga, hustler na sila eh. Kumbaga, naging sobrang galing na. Panagsasalita na nga, di ba? Parang hindi na nga nag-iisip, dire-diretso na eh. Magiging ganun din kayo. Pero pag ikaw, bago ka pa lang, step by step pa yan. Kung ano yung una mo dapat i-develop, na yan, nakalagay dyan, oh, yung sunod-sunod na kailangan mo pag-aralan, nakalagay na dyan. Sunod-sunod na yan. Learn the business the fastest way you can. Okay? Are you learning, guys? Nakakasunod pa? Diba? After follow-up, kailangan pag-aralan mo na yan. Encoding, manual, mentoring, diba? Dadating yung time, kailangan nag-mentor ka na rin sa downlines mo. Alam mo, kahit dalawa, tatlo, mag-mentoring ka na. Huwag kang umasa sa training sa IM. Diba? Minsan, bigla yung speaker natin sa IM, nawawalan ng internet, biglang walang training. Tama? E paano kung may downline ka? Nasabihan mo na yung new downline mo, sabi mo sa downline mo, guys, attend tayo ng training ha. Eh, nawala ng internet. Or example, emergency yung speaker, nawala. Eh, paano yun? Eh, bago pa lang yung downline mo, tapos biglang walang training. Eh, madidisappoint yun, di ba? So, dapat, ikaw mismo, marunong ka na. Mag-practice ka na. Huwag mo na kaming antayin na, ah, si VP sa Thursday pa yun. Si Mentor John, bukas. Kahit ikaw, mag-set ka na ng mentoring. Try mo na. Mag-practice ka na. Isa downline mo, okay lang. Pag-practicean mo siya mag-manual.
Okay? Diba? After nito, diba? Kumbaga, discuss mo na sa downline mo. Practice lang. Practice makes permanent. Sa una, mahirap, kakabahan ka pa, pero dadating yung time, pag paulit-ulit mo na siyang ginagawa, eh matututo ka na. Si Mentor Kevin, diba, nakitaan nyo ba ng kinakaba kanina? Question, si Mentor Kevin, nung inintro ako, nakitaan nyo ba ng kaba kanina? Diba wala? Ibig sabihin, sanay na siya sa ginagawa niya. Ganun kasimple. Pero naniniwala ako, si before, si Mentor Kevin, yung una siya nag-intro, eh kinakabahan din yan. Tama ba, Mentor Kevin? Mautal-utal pa yan noon sa office namin pag ini-intro niya ako sa office. Nanginginig pa siya. Nag-practice kami noon sa likod ng stage, no? Nag-practice kami ng sasabihin. Pagdating sa harap, nakalimutan niya lahat ng sinabi niya. Nakalimutan niya na lahat, di ba? So, ganun din. Ibig sabihin, normal yan. Si Mentor Joanne, di ba? Last week, nag-intro siya kay Mentor Yo. Di ba? Si Mentor Joanne, di ba? Medyo kinakabahan pa, tama? Kasi first time yata niya mag-intro, tama ba? Pero, dadating yung time, eventually, mawawala na rin yun. Maniwala kayo sa akin, basta lagi mo lang siyang gagawin. Okay? Are you learning? Next. Okay? Guys, tingin nyo to ah. Kailangan, ano bang reason kung bakit namin kayo, ano bang reason talaga? Bakit ang kukulit namin, kinukulit namin kayo na umatid ng training, di ba? May 8 PM training na nga, tapos may mentoring pa tayo. Di ba? Di ba kayo nagtataka? Minsan ba na-question nyo na yun? Ba't ganun? Everyday na nga may training sa page, may mentoring pa. Di ba? Everyday pa yung mentoring. Na-question nyo na ba yun minsan? Nakukulitan na ba kayo sa amin sa ganung part? Alam nyo kung bakit? Kasi nga, kailangan mo ng ano, knowledge. Mahirap gawin ng isang bagay pag wala kang knowledge about doon. Ulitin ko, mahirap gawin ng isang bagay pag wala kang alam about sa bagay na yun. Tama? Kaya kailangan natin magkaroon ng knowledge. Paano tayo magkakaroon ng knowledge? Through trainings. Kaya kami nangungulit sa inyo. Diba, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, guys, attend ng training every night sa IM page. Every night. Kahit kaninong top mentor kausapin ninyo, kahit sinong top mentors yung mag-training sa inyo, paulit-ulit yan nilang sasabihin sa inyo na everyday training talaga. Kami nung nag-start kami, everyday training talaga. Alam nyo ba, 9 AM, 12 years ago to ha, 9 AM nasa office na kami, nagte-training na kami. Umuwi kami 11 PM na, ayaw ko na nga umuwi. Gusto ko na lang umaten ng training. Gusto ko na lang umaten na umaten. Tama? Next. Bakit mo kailangan magkaroon ng knowledge para magka-edge ka? Ulitin ko. Bakit mo kailangan magkaroon ng knowledge? Bakit mo kailangan ng knowledge para magka-edge ka? No? Para magka-edge ka. After that, pag nagka-edge ka na, that's the time na matututo ka na. Learn. Pag natuto ka na, that's the time na kikita ka na. Hindi pwede nakikita ka muna nang wala kang alam. Ulitin ko, ha? Hindi pwede nakikita ka muna nang wala kang alam. Are you learning? Nakakasunod ba, guys? Next. Yan, oh, be humble. Remove natin yung pride. Nasabi ko naman na kanina, before, lahat ng alam natin, remove lang natin. Okay? Non-stop learning dapat every day. An example ng mga book, no? May mga sample books ako dito. Ito yung mga, isa sa mga favorite books ko talaga na kumbaga, dito ako natauhan sa libro na to. Dito lumalim yung foundation ko sa network marketing sa libro na to. Yung Law of Leverage book. Available naman to sa office natin. If you want, di ba, pwede naman magpadala kila Mentor Paquito. Law of Leverage book. Tapos guys, no, yung DISC, na-discuss ko na to before sa iba, yung unique book, pwede nyo rin itry basahin to. Available din sa office. Yung unique, ito yung DISC na book naman to. Kailangan ma-master natin tong book na to. Kasi nga, sobrang big help to sa amin sa pag-build ng grupo. Yung personality puzzle. Okay? So, non-stop learning, trainings, mentoring, YouTube, and Mamiso. Na-discuss ko na sa inyo Mamiso before. Next, knowledge applied equals income. Ano yung sabi ni Ernie Baron? Ano yung sabi ni, kasabihan ni Ernie Baron dati? Ano ba yan? Pwede ba pa-help? So, yan. Magko-comment si Mentor Paquito. Antayin ko. Ano yung sabi ni Ernie Baron? Knowledge is power. No? Sa usong line niya yan eh. Naniniwala ba kayo doon sa sinasabi ni Ernie Baron? Knowledge is power. Sino naniniwala doon? Knowledge is power, sabi ni Ernie Baron. Ako, personally, hindi ako naniniwala doon. Alam niyo kung anong tama? Applied knowledge
is power. Kahit sobrang dami mong knowledge, kahit sobrang dami mong learnings, kung hindi mo siya ina-apply, baliwala. Applied knowledge is power. Okay? Ulitin ko, applied knowledge is power. And ganito siya kasimple. Guys, gusto niyo malaman kung anong percentage na yung knowledge mo sa IIM Worldwide? Sino dito yung gusto niyang malaman yung percentage ng knowledge niya sa IIM Worldwide? Example, gaano na ba kalalim yung kaalaman ko dito? Gusto niyo malaman? Pwede ba pa-comment sa mga gustong malaman yan? Mentor Joanne, me. No? Alam niyo kung gusto, alam niyo yung way para malaman mo kung malalim na ba talaga yung kaalaman mo sa networking? Ito yung sagot. Check mo yung income mo. Check mo yung income mo, yung cheque mo. Pag maliit pa yung cheque mo, ibig sabihin nun, sobrang babaw pa ng knowledge mo sa ginagawa mo. Pag malaki na yung income mo, ibig sabihin, yun yung equivalent ng knowledge na in-apply mo. Example, nagte-10,000 per week ka sa IIM Worldwide, ibig sabihin, yun yung equivalent ng knowledge mo. Example, after a month, nag-20,000 per week ka, tumaas. Ibig sabihin, nadagdagan yung kaalaman mo. After a month, naging 40,000 per week ka na. Ibig sabihin, nadagdagan na naman yung kaalaman mo. Ganun lang siya kasimple. Kung gusto mong malaman yung knowledge mo dito sa IIM Worldwide, kung gaano nakalalim, check your income. Ganun lang siya kasimple. Okay? So, ikaw na makakapagsabi kung alam mo na ba talaga yung ginagawa mo or hindi ba based on your income. Are you learning, guys? Nag-comment si Mentor Eileen. Okay, nice one, VP. Alam na this. Ah, ganun pala yun. Mentor Elizabeth. Alam na this. Anyway, dami mga bagong names, no? So, nakakatuwa. Ayan. Guys, ito ha. Sa school na lang. Lahat naman tayo dito nag-aral eh. Tama? I'm not against school ha. Kasi nag-aral din ako. Sa school, ito yung taon na iginugol natin sa school. More or less, 17 years. Tama? Nag-aral tayo sa school ng 17 years nang hindi ka naman sure sa future mo. Ulitin ko. Sa school, nag-aral tayo ng 17 years, more or less, na hindi naman tayo sure sa future natin. Tama? Ba't hindi mo pag-aralan sa IIM Worldwide ng solid 3 to 5 years lang? Pero sure ka naman sa future mo dito. Tama? Kung sa school nagawa mo yan, ba't di mo gawin sa IM? Tama? Nagawa mo nga ng 17 years sa school eh. Ba't di mo gawin sa IM? Na araw-araw mo nga yung school eh. Araw-araw ka bang pumapasok sa school dati? Araw-araw, di ba? Minsan nga tinatamad ka, pumapasok ka pa rin eh. Minsan nga kahit nilalagnat ka, pinipilit ka pa rin ng mama at papa pumasok eh. Tama? Kumbaga, kung natyaga, ang point ko lang dito guys, kung natyaga natin ang school, pasukin, pag-aralan ng 17 years, eh bakit hindi natin matyaga ang IIM Worldwide? Kailangan natin ma-realize yun. Napakasimple ang realization nun. Di ba? Araw-araw kang pumapasok sa school. Di ba? Nagbabiyahe ka pa ng tricycle, ng jeep. Di ba? May hawak ka pa ng bag na ang bigat-bigat. Sinatsaga mo yun. Di ba? Sa IM nga, dito na nga, online na nga lang tayo, nakaupo ka na nga lang, makikinig ka na nga lang, isa tinatamad pa tayo eh. Huwag ganun. Please, huwag ganun. Para sa'yo lahat to. Okay? Di ba, napakasimpleng realization yan. School, 17 years, chinaga, bakit sa IM hindi mo gawin? Are you learning? Nakakasunod ba guys? Next. Salary, di ba? So, sa may mga job po dito, sa may mga trabaho po dito, alam naman natin, no, diretsahan po tayo yung salary, yung sweldo po natin, eh aware po tayo na kung hindi yan sakto, eh lagi pong bitin yan. Alam niyo po yung coke sakto? Yung maliit, alam niyo yung coke sakto? Yung maliit na coke, di ba bitin yon? Alam mo ba ang salary natin? Alam niyo ba ang mga sweldo natin para siyang Yakult? Nakainom na ba kayo ng Yakult? Bitin ba yung Yakult? Bitin? Di ba napakabitin ng Yakult? Yun yung purpose niya. Alam niyo ba yung purpose kung bakit ginawang maliit ang Yakult? Para mabitin ka, para bumili ka ng madami. Parang ganun daw ang sweldo. Parang Yakult, bitin.
bitin siya kaya ikaw, work ka ng work, parang Yakult, bitin, bili ka ng bili. Di ba, minsan nakakatatlo ka, isang inuman kasi nga bitin siya. Ganun ang salary natin. Bitin, kaya trabaho ka ulit, non-stop, non-stop work, non-stop job. Kasi nga bitin. Tama? Kailangan natin ma-realize yan, guys. Kailangan natin ma-realize yung mga bagay na napakasimple. Minsan, hindi natin na-realize eh. Kaya kailangan may magsabi sa atin. Okay? Ayaw namin kayo matrap sa job ninyo. Diba? Ikaw, nangarap ka ba minsan? Hindi ko alam kung for kung forever mo gusto mag-work sa company ninyo. Hindi ko alam. Pero, hindi ko, baka yung iba dito, diba, nangangarap din na one day mag-resign siya, na mag-full-time na siya sa IM. Meron bang mga ganun dito? May mga trabaho na may goal siya na gusto niya, ano, na mag-full-time na sa IM? Diba? Kailangan yun yung goal mo. Kailangan yun yung goal mo. Yung wag mong, kung may job ka ngayon, okay po yan, walang masama yan, pero stepping stone mo yan. Diba? Andyan ka na eh. Stepping stone mo yan. Pero dapat may goal ka kung hanggang kailan mo lang gusto magtrabaho. Example, next year. Okay? Example lang naman na, guys, no? Example, 6 months from now, kailangan full-time na ako sa IM Worldwide. No? 1 year from now, kailangan full-time na ako sa IM Worldwide. Mag-set ka ng goal. Hindi yung wala lang. No? Set ka ng goal. Hanggang kailan mo gusto magtrabaho. Sabi ni Mentor Edeliza, ayoko na employment because of IM. Alam nyo ba, 100% ng nakakausap ko nagtatrabaho, ayaw na nilang magtrabaho. Very thankful sila sa IM Worldwide kasi na-realize nila yung mga bagay na hindi nila na-realize before. Akala nila ang sagot sa ascend para umasenso sila, ang sagot sa problema nila financially, akala nila yung trabaho nila. Sa IM Worldwide lang nila na-realize na hindi pala nila makukuha yung mga pangarap nila para sa family nila sa trabaho nila. Okay? Goal natin yan, guys, ha? 6 months from now, 1 year from now, pag-pray natin yan. No? Goal natin at pag-pray natin na lahat dito full-time na. Okay ba yun? Ha? Kasi iba rin, sa totoo lang, guys, sa totoo lang, ha, yung mga top mentors ninyo, sa totoo lang, ito, dederetrain ko kayo, yung mga top mentors ninyo, lahat yun, full-time. Walang umasenso sa networking na part-time. Sa una, part-time siya, kumikita siya, pero eventually, nung na-realize niya na hindi nakulang na yung oras niya, nagfu-full-time siya. At saka siya nagiging top earner talaga pag nagfu-full-time siya. Iba talaga ang trabaho kapag full-time ka sa IM. Iba talaga kasi kung may ginagawa ka, may trabaho ka, saka mo lang nagagawa si IM after your work, iba din talaga yung trabaho. Kaya ako before, nag-full-time din ako. Mentor ka, call center trainer yun, nag-full-time din. Diba? So, ulitin ko, kailangan tumatak sa inyo to. Walang top earner na part-time lang siya sa ginagawa niya. Kahit sa ang profession, guys, hindi lang sa IM Worldwide. For example, yung mga nagtatop na lawyers. Yung mga nagtatop na lawyers, yung mga sobrang kilalang lawyers. Question, part-time lang ba sila sa pagiging lawyer nila? Hindi. Tama? Full-time sila sa pagiging lawyer nila. Yung mga top engineers, yung mga top, yung mga magagaling, yung mga kilala, yung mga highest paid engineers natin. Question, part-time ba sila sa ginagawa nila? Hindi, di ba? So, ganun din sa IM Worldwide. Kung gusto mong mag-create ng impact sa ginagawa mo, kung gusto mong makuha yung mga pangarap mo talaga sa ginagawa mo, kung gusto mong magkaroon ng grupo sa ginagawa mo, kailangan full-time ka. Goal mo. Hindi ko sinabi mag-resign ka na ngayon kasi gabi na po. Diba? Wala na, boss. Diba? Joke lang. 6 months from now, 1 year from now, i-goal natin yan. Okay? Next. After learn, anong next? After mo daw matuto, ano daw yung kailangan mong gawin? Teach. Napakasimple. After mong matuto, after mong makinig, diba? Pag marami, diba? Pag after training, after mentoring, ano yung next? Teach. Napakasimple ulit. Magturo ka daw. Alam nyo ba, ito yung naging downfall ko nung nagsisimula ako? Share ko sa inyo, okay lang? Ito yung naging downfall ko nung nagsisimula ako. Alam nyo, sa sobrang, everyday ako nagtitraining, everyday ako umati ng trainings, nagbabasa na ako ng libro, ang topic, lagi about success, ganyan, networking. Hindi naman ako nagbabasa ng book before, pero nung nag-networking ako, nahilig ako magbasa, yung mga ganyan, motivational videos. Sobrang learnings ako. Ang dami kong alam. Pero alam nyo ba, downfall ko, hindi ako nagtuturo.
may mga downlines ako nun. Ang dami kong alam. Attend lang kami natin ng training. Attend ako ng mentoring. Pag may pa-meeting yung upline ko, ma-attend ako. Never ako na-absent sa mga trainings, mentorings, ganyan. Pero never ako nagturo. Ako lang lahat may alam. Mali pala yun. Kailangan pala lahat pala ng alam mo, kailangan pala lahat ng natututunan mo, kailangan pala ituro mo siya agad. Paki-comment nga, guys, agad. Paki-comment nga po, agad. Pag may natutunan ka, ituro mo na agad. For example, itong tinuro ko sa inyo tonight, yung You to Dreams. Kailangan pala right away, pag may downline ka na hindi naka-attend, example, may trabaho siya, hindi siya naka-attend ngayon, mag-set ka na agad ng schedule para maituro mo to sa kanya agad. Ulitin ko, kailangan lahat ng tinuturo sa iyo, example, si Mentor Yo last week nag-mentoring sa atin, kailangan pala yung natutunan mo nung oras na yon, kailangan pala ituturo mo agad sa downlines mo. Are you learning, guys? Hindi pala pwede na puro learnings ka lang. Kailangan pala nagtuturo ka din. Okay? Remember the word agad. Okay? Teach agad. Okay? Next. Example, sa picture na nakikita ninyo, mentor pitch, di ba? Lagi yan may mentoring. Alam nyo ba, everyday may mentoring sa team nila? Mayroon siyang binibuild na team, di ba? Example, si Mentor Peach. Left and right niya, Mentor Jonathan, Mentor Ikay, Mentor Patsy, Mentor Christine. Di ba? Yun yung four na direct niya. Mayroon pa siyang binibuild ulit ngayon na bagong grupo niya. Mga newbies din, mga new blood, mga bago. Mga 6 months nag-join, di ba? Mga bago. Everyday may training sila. Teach. Yun yung essence ng teach. Kailangan mo si magturo eh. Hindi pwede na attend ka lang na attend kasi ikaw hindi nagtuturo. Hindi rin pwede pala na umaasa ka lang sa mga schedules ng company. Kailangan pala ikaw mismo nagtuturo ka. Are you learning? Okay. Next, move tayo. What you've learned, you teach. Ulitin ko. What you've learned, you teach. Kung ano daw yung natutunan mo, ituturo mo dapat. Hindi pwedeng hindi. Hindi mo pwedeng isarili yan. Okay? Next. Everything that you are, you pass it down to your downlines. Ulitin ko, everything that you are, you pass it down to your downlines. Kaya ako, yung mga nalalaman ko, sinishare ko lahat yon sa inyo. Okay? Yung mga top mentors ninyo, lahat din ang alam nila, tinuturo nila yon. Ang alam nyo, very blessed kayo. Kasi yung mga trainers natin, di ba? Yung mga top mentors ninyo, eh hindi sila trainers by the book. Meron kasi mga trainers na nagbabasa lang ng libro tapos tinuturo nila pero hindi nila na-experience yung dinidiscuss nila. Tama? Mas maganda yung nagtuturo sa'yo, yung experience. Yung narating na nila, yung tinuturo nila. Tama? Yun yung very blessed kayo. Meron kasi akong alam na company, yung mga trainers nila doon, paid lahat. Ibig sabihin, hindi sila mga top mentors. Paid lahat yun. Ibig sabihin, kumbaga, nagbabasa ng libro, hindi ba yung experience yung tinuturo? Dito sa atin, di ba, pag nagtitig, example, nag-mentor si Mentor Kevin, Mentor Paquito, yung tinuturo nila sa inyo, by experience yun. Na-experience na nila. Mas okay yun kesa galing sa libro. Okay? Next. After ng teach, guys, anong next after ng teach? After daw natin magturo, anong next na gagawin natin? Next mo dyan is dapat mag-duplicate ka. No? Anong ibig sabihin ng duplicate? Kailangan, ang goal mo, paramihin yung sarili mo. Hindi ko sinabi na paramihin yung sarili na yung ikaw na ikaw talaga, no? For example, basta ang goal mo, diba, example, marunong ka mag-discuss, marunong ka mag-present. Ang goal mo, magkaroon ka ng downlines na marunong din mag-present. Marunong ka mag-training. Ang goal mo, magkaroon ka ng downlines na marunong din mag-training. Pansinin nyo guys sa team ninyo, di ba weekly may schedule tayo? Di ba iba-iba yung speaker? Tama? So yun yung goal natin. Magkaroon ka rin ng downlines na magiging tulad mo. For example, guys, for example, Mentor May. Sino yung mga downlines niya? Si Mentor May, marunong question, marunong bang mag-discuss? Marunong bang mag-present? Mag-talk? Marunong, di ba? Question, yung mga downlines niya, marunong din bang mag-talk? Oo. Tama? Mentor Peach, ganoon din. Marunong mag-training. Mga downlines niya, Mentor Christine, Mentor Patsy, marunong din mag-training.
Ganun siya kasimple. Kailangan mong, kaya yun yung very important kanina, yung kailangan mong magturo para ma-duplicate ka. Okay? Example yan, no? May business meeting ka. Example lang, may business meeting ka. Si Liza, si Piolo, tsaka si Hart. Magkakasunod yung oras, oh. 3:30, 5 PM, 4:30, iba-iba yung oras niyan. Pag hindi ka duplicated, pag hindi ka nagturo, question, nakakausap mo ba yung tatlong yan? Hindi. Bakit? Kasi wala kang naturo ang downline. Hindi mo naman pwede hatiin yung sarili mo. Tama? Pero for example, may naturuan kang downline. Halimbawa lang si mentor, halimbawa ako, halimbawa member ako, no? Halimbawa lang, naturuan ko na si mentor Paquito, naturuan ko si mentor Kevin mag-talk, mag-present. So mag-uusap kaming tatlo niyan. Mentor Paquito, sorry, 3:30 sa Alabang ako eh. Pwede bang ikaw na lang sa 4:30 sa Trinoma? Kasi sayang naman. Mentor Kevin, pwede ba 5 PM ikaw na lang sa Greenbelt? Question, may nasayang ba? Wala. Yun yung purpose kung bakit kailangan mong mag-duplicate para dumami ka, para magsabay-sabay. Kasi kung ako lang yung marunong, hindi ko lahat kaya itok yan. Nasayang yung dalawa. Tama? So pag ako lang yung marunong dyan, pipili lang ako sa tatlo kung sino gusto kong kausapin. Si Liza ba? Si Piolo ba? Or si Hart ba? Halimbawa, pinili ko si Piolo. Eh kung si Hart pala yung masipag, eh di nasayang. Tama? Pero kung lahat, kung meron akong downline na duplicate, naturuan, nadiskasan lahat yan, walang sayang. Ganun siya kasimple. Nakakasunod, guys. Papa P. Diba? Ayan. Next, after duplicate, number 5 na yan, no? Ayan. Dahil ito pala. Dagdag ko lang. Guys, ito ha. Clear ko lang sa inyo to. Direct selling versus network building. Sa sobrang ganda, ito guys, no? Sa sobrang ganda ng marketing plan natin, diba? Hindi ko kine-claim to, pero yung ibang tao naman yung nagsasabi na tayo yung pinakamagandang marketing plan as of now sa buong, di ba, sa lahat ng networking. Sa sobrang ganda ng marketing plan natin, eh may mga negative effect din pala. Anong example? Example, just for you. Tayo lang yung may just for you. Di ba? Kahit saan ka mag-search, walang may just for you na company. Di ba? Just for you. Maka-apat ka lang. Money back ka na. Saan ka makakita nun? Jade ka, makarefer ka ng apat na Jade. May 300,000 ka. Saan ka makakita nun? Di ba? Platinum ka, makarefer ka ng apat na platinum. May 200,000 ka. Di ba? Gold, 40,000, 60,000. May ganun ka. Saan ka makakita? Walang gamay. Ganun. No? So, kailangan mong maintindihan yung difference itong dalawang to. Magkaiba to. Okay? Guys, ganito siya ha. Sa sobrang ganda ng marketing plan natin, may just for you tayo, may give me 5 tayo, minsan ang tao na focus na sa dalawang income na yon. Ulitin ko ha. Sa sobrang ganda ng marketing plan natin, 'di ba? Kahit baguhan ka, kahit wala ka pang experience sa networking, napakadaling kumita sa IM Worldwide. Magdidirect ka lang na 4. Tama? May just for you ka na. 'Di ba? Meron nga dito bata na naka-refer ng 16 na platinum noon, nagkumita ng million na eh, no? Wala pang 3 months lang yata 'yon, nag 1 million siya because of just for you. Okay? I-clear ko lang sa inyo 'to, ah. Ang goal natin sa networking, ma-duplicate ka. Malitong number ha, pang 5 na yan. Ang goal natin sa networking, ma-duplicate ka. Marami sa atin naka-focus lang sa just for you, sa give me 5. Alam niyo yun, yung direct lang ng direct, ng direct, ng direct, ng direct. Na masaya na sila pag nag-just for you sila. Alam niyo, may mga kakilala ko na kapag-refer ng 20, ha? 20 na direct referral niya within 6 months yata. Ang bilis, ang galing, ang bilis. Ang laki na ng kinita niya. Pero wala siyang naturuan. Ang laki na ng kinita niya, pero wala siyang naturuan. Hindi yun ang goal natin. Alam mo kung saan ka magpo-fall pag gano'n, yung direct ka lang ng direct, pero hindi ka nagtuturo? Alam mo kung saan ka magpo-fall? Hindi ka nagda-network building nun. Nagda-direct selling ka nun. Walang pinagkaiba yung direct selling. Akala nyo kasi ang direct selling, benta-benta ng products, di ba? Tama? Akala nyo pag narinig nyo yung word na direct selling, benta-benta ng products. Hindi lang pala yun yun. Kapag direct ka lang ng direct, ng direct, ng direct, ng direct, ang dami mong direct referral, ikaw na yung pinakamaraming top 1 direct
ano yung top 1 na pinakamaraming direct referral sa buong company natin, pero wala kang naturuan, direct selling ka pala nun. Hindi ka nagtuturo nun. Baliwala yun. Mapapagod ka nun. Kasi paulit-ulit ka lang ng direct kasi wala kang natuturuan. Ang goal natin, network building. Guys, sinuturo ko na sa inyo yung tamang way. Ayaw namin na mag 10 years ka na sa IM Worldwide. Ayaw namin na 5 taon ka na sa IM Worldwide. Until now, mag-isa ka pa din. Diba? Ang goal natin, network building. Ulitin ko, magkaiba ang direct selling tsaka network building. Ang goal natin, mag-build ng network mo. Ang goal mo, example, may isa kang downline, tuturuan mo agad yan. May dalawa kang downline, tuturuan mo agad yan. May tatlo kang downline, tuturuan mo agad yon. Hindi pwedeng direct ng direct ng direct tapos wala kang natuturuan. Baliwala yun. Believe me, mapapagod ka. Yung pagdidirect mo, okay yun. Ikaw yung pinakamaraming direct, okay yun. Pero dapat tinuturuan mo sila. Are you learning? Tama si Mentor Kevin. Build, build, build. Android, dapat meron teamwork. Tama po. Di ba? Mentor Yo, exactly. Network building, okay? Kailangan magbibuild ka ng network. Hindi pwedeng direct lang ng direct tapos hindi nagtuturo. Okay? Next. Guys, 4 steps to duplicate. Ito yung 4 steps. Paano ba ako magduplicate? Paano ba ako magtuturo? Di ba yan yung question natin? Ito yung first step. I do. Anong ibig sabihin ng I do? Ikaw muna gagawa. Ako muna gagawa. Example, yung ginagawa ko sa inyo, di ba, nagtitraining ako sa inyo. Ako muna yung ginagawa. Gusto ko munang ipakita sa inyo kung paano ko ginagawa. Guys, 4 simple steps to ha, to duplicate. Ako muna yung gagawa. Pangalawa, I do, you watch. So, ginagawa ko, nanonood kayo sa akin. Tama? Diba? For example, si Mentor Paquito, diba? Siya muna yung gumagawa, tapos pinapanood nyo siya mag-present. Tama? Third step, after nyo akong panoorin ng halimbawa 5 times, ganyan, diba? After that, ikaw naman yung gagawa. Tapos manonood ako. Pansinin nyo guys, pag nagme-mentoring kayo, diba nanonood ako, pero secret lang. Hindi na secret kasi sinabi ko na sa inyo. Tuwing nagme-mentoring kayo, nakikinig ako doon, nagpapalit lang ako ng picture. Bakit? Kasi gusto ko kayong mapanood kung paano nyo ginagawa. Are you learning? Dadating sa time na ikaw na rin gagawa ng ganito. Ano yung last step? After nun ha, na kayo na nagme-mentoring, tapos pinapanood namin kayo ng mga top mentors ninyo, after that, you do it with someone else na wala na ako. Guys, dediretsuin ko na kayo ha. Hindi ako forever na magme-mentoring sa inyo. May limit ito. For example, set tayo 6 months, may ganito ako sa inyo, pero after nito, dapat kaya nyo na kahit wala na ako. Dating yung time, example, ikaw, 4 steps, I do, ikaw muna yung gagawa. Ipapakita mo sa downline mo, o downline, o di ba, partner, ganito, paano mag-present. Ikaw muna mag-present, di ba, via Zoom ng mga invites ng downline mo. Tapos after nun, after kanyang panoo, di ba, after nung ikaw, pangalawang step, I do, wag ka muna mawala, VP, sabi ni Mentor Tata. After ng number 2, I do, you watch. Ibig sabihin, ipapakita mo na sa downline mo. Di ba? Mag-present ka, papanoorin ka na niya kung paano mo ginagawa. After that, third step, you do and I watch. Downline mo na yung mag-present sa invite niya, tapos ikaw, mag-guide ka lang. Papanoorin mo siya. Di ba? Kung paano niya ginagawa, kung tama ba, kung may dapat ba siyang i-correct, ganun. Then after that, siya na lang ang gagawa nang hindi ka na nakikinig kasi marunong na siya, kasi naturuan mo na siya. Are you learning? Tapos siya naman na yung gagawa nito sa downline niya. Paulit-ulit lang to. Guys, malinaw ha? Next. Monkey see, monkey do. Kung ano yung ginagawa natin, igagayahin lang tayo ng downline natin. Kung tamad-tamad tayo, tamad din yung magiging downline natin. Ganun siya kasimple. After that, number 6, guys, after duplicate, anong next? Delegate. Anong ibig sabihin ng delegate? Ayan, for example, anong ibig sabihin ng delegate? Wait lang ah. So, ang ibig sabihin ng delegate, to entrust a task or responsibility to another person, typically one who is less senior than oneself. Entrust
a task or responsibility to another person or assign, di ba? Or entrust, pagkatiwalaan mo yung downline mo, parang ganun. Guys, ganito, no? Delegation, anong ibig sabihin yan? Example na lang, delegate. Example, ito, the role of a mentor is to guide, to teach, support, and encourage. Okay? Trust your downlines. Ako, share ko sa inyo to, guys, ha? Isa pa to sa downfall ko na nagsisimula ako. Before, wala akong tiwala sa downline ko. Nung bago ako, example, dati kasi, gustong-gusto ko mag-discuss. No? Isa sa, kumbaga, parang strength ko na nagsisimula ako, mag-talk. So, sobrang gusto kong ako lagi mag-talk kasi pag nag-talk ako, lagi nag-pay-in. Di naman lagi, no? Siguro, out of 10, siguro ang nag-pay-in, 6 or 7, ganyan. So, may dumating yung time na ayaw kong, kumbaga, instead na turuan ko yung downline ko, instead na pagkatiwalaan ko yung downline ko na siya mag-talk sa invite niya, eh inaangkin ko lahat. Mali pala yun. Kasi ang mindset ko, ako na lang mag-talk para mag-pay in. Meron bang ganun dito? Yung tingin mo, sa, wala kang tiwala sa downline mo, tapos pag may invite siya, imbes na siya na yung mag-talk, eh inaangkin mo para mag-pay in. Na-experience yun ba yun? Ako na-experience ko dati yun. Ayaw ko mag-talk yung downline ko. Ako na lang mag-talk. Ako lahat. Mali pala yun. Kailangan pala trust your downlines. Kailangan pala pagkatiwalaan natin yung downline natin. Na kung kaya natin, eh kaya ni nila. Okay? Are you learning? Teach the application part. Do not rob his chance to become a leader. Ulitin ko, do not rob his chance to become a leader. Kailangan, pag may chance na siyang mag-discuss, example, hayaan mo lang siya. Okay? So, delegation. Pangalawang part ng delegation to guys, maliban dyan sa kailangan may trust ka sa downline mo, no? Pangalawang klase naman to ng delegation. For example, parang ganito siya kasimple. Mentor, kilala niyo si Mentor Marlon Santos? Parang ganito siya, no? Nai-share na ako sa inyo. Example, dati kasi nung nagne-network ako, example, paano ba to? Di ba pag nagne-network ka, marami kang kailangan gawin eh. Tama? Example, mag-scheduling ng activities mo, ng mga talks mo, no? So, example, may mga downlines ka pa sa international, di ba? Kailangan mag-deliver ng mga products nila, etc. Alam niyo si Mentor Marlon, meron siyang mindset na ganito. For example, I'm sure ganito rin yung iba dito ha, kasi ganito rin ako dati. Di ba minsan, pag gusto natin, kumbaga example, pag nagbibuild ka ng team, Mentor Kevin, di ba napag-usapan natin to, Mentor Pakito, pag nagbibuild ng team, kailangan, example, isang part, kumbaga pag nagbibuild ka ng team, kailangan natin for marketing. For example, yung sa mga posters. Pag-usapan namin to ni Mentor Pakito, nila Mentor Kevin. Isang way para mag-build ka ng team is kailangan mo ng marketing materials, for example lang, no? So, ang kailangan mong gawin doon, mahirap kasi pag ikaw lahat. Tama? For example, ako, eso si Mentor Kevin na lang na share niya sa akin, no? So, pag gusto mo kasi mag-build ng team, halimbawa, nagtotalk ka, tapos may kailangan tayong gawin, no? May kailangan tayong gawin na poster, Mentor Pakito, no? Paghati kasi oras natin, di ba ang hirap niyang gawin lahat? Kumbaga, example, kaya hindi ko rin masisi si Mentor Pakito, ha? Napakasipag ng tao na to. Sobrang sipag. Kasi maliban sa IBC niya, eh nakakapag-build pa siya ng grupo, sa totoo lang. Kaya, kumbaga, saludo rin ako sa tao na to kasi nga, hindi madaling mag-operate ng IBC. Tama? Maraming pasikot-sikot kasi company rin yan eh. Diba? Walang pinagkaiba yan sa office natin dito sa Manila. Mas malaki nga lang yung office dito, pero same lang yan dito. So, super busy pag ganyan. Marami ka lang gagawin kasi may inventory pa yan. Tama ba, Mentor Pakito? Diba, every, bago ka, di yan makaka-uwi si Mentor Pakito at si Mentor Joa na hindi nag-inventory ng products nila. Alam, diba, na-experience yan. So ngayon, kumbaga, kailangan natin makaisip ng way para makapag-delegate tayo. For example, si Mentor Marlon, ganito siya kasimple. Si Mentor Marlon, gusto niya mag-build ng team.
sobrang may anak pa si Mentor Marlon, di ba? May family siya. Tama? So, ang ginawa ni Mentor Marlon, dati, siya yung nag-aasikaso nung products niya sa grupo niya sa Kuwait. Kailan si Mentor Marlon, di ba may team siya sa iba't ibang bansa? May Canada na siya, may team Kuwait na siya, sobrang dami na. No? Dati, siya pa pumupunta sa LBC, sa DHL, para mag-deliver ng products ng mga team niya doon. Pero dumating sa time na na-realize niya, sabi niya sa sarili niya, parang may mali ah. Parang nasasayang na yung oras ko dito, sabi niya. Alam niyo yung ginawa ni Marlon Santos? Nag-hire siya ng tao para mag-asikaso nung pag-deliver ng products niya. Are you learning, guys? Dati si Mentor Marlon, one-man team siya. Siya lahat, di ba? Nagtotok ng downlines niya. Tapos, siya rin nagde-deliver ng products ng team nila sa Kuwait, sa Canada. Pero dumating yung time, sabi niya sa sarili niya, sayang yung oras ko dito. Ah. Imbes na ako yung nagde-deliver ng products, eh bakit hindi na lang ako mag-hire ng tao para siya na yung mag-deliver ng products nila? Para habang instead na nasa DHL ako, instead na nasa LBC ako, eh nakakapag-network na ako. Tama? Tama? Are you learning? Next. After that, number 6 yun, no? Yung kanina. Number 7 na tayo. Mali lang yung numbering. Number 7. Ano yung number 7? Multiply. No? So, dadating yung time, pag na-duplicate ka na, pag na-delegate ka na, ang next doon, multiply na. Ano ibig sabihin nun? Dadami ka na. Kasi sa totoo lang, hindi talaga natin kayang gawin lahat yun. For example, nagtotok ka sabay-sabay, di ba? Tapos magde-deliver ka pa ng products. Tama? Tapos, di ba? Kumbaga sabay-sabay eh. Kaya ang goal mo, mag-delegate ka talaga. Minsan mag-hire ka ng tao para gumawa ng task na yun para mas maging productive ka. So si Marlon, tama yung ginawa niya. Kaysa siya yung mag-deliver, eh ang ginawa niya, nag-hire na lang siya ng sinesweldohan niya. Tapos, mas naging productive siya kapag nagtotok siya. Kaysa nasa DHL or LBC siya. Tama? So after that, pag na-delegate ka na, that's the time na mag-multiply ka na. Ibig sabihin, dadami ka na. Magkakaroon ka na ng grupo sa Italy, sila Mentor Claire, magkakaroon ka na ng team, di ba? Mentor Drexian, di ba? Ito, Eagles Alliance naman nasa right. Ito, si Mentor Paquito sa left, di ba? May team Dubai na, di ba? May team Blast na, may team MVP na, may team, ano to? Elite, kina Mentor Mitch, ano to? Lions. Team Lions Worldwide, di ba? So, dadating yung time na magkakaroon ka na ng ganyan. Minsan, si Mentor, di ba? Halimbawa, si Mentor Joan, di ba? Nasa Dubai siya ngayon, pero may team na siya sa Manila. Meron siyang team sa Kuwait. Meron siyang team sa Italy. Dadating ka sa ganyan. Okay? Dadating ka sa ganyan. Believe me. Then, after multiply, no? Magkakaroon ka na ng big network. Or solid na network. After multiply, doon ka na magkakaroon ng big network, malaking grupo po. Malaki at solid na grupo. Yun yung goal mo. Okay, example, paano mo malalaman kapag malaki na yung grupo mo? Paano mo malalaman? Kapag solid na yung income mo. Malalaman mo na malaki na yung grupo mo kapag solid na yung income mo. Meron kasing income na malaki, pero hindi pa siya solid. What do I mean by solid? Ibig sabihin ng solid, yung weekly talaga. Tama? Meron kasi mga members na malalaki yung income, pero one week lang. After that, bumabagsak na. Ibig sabihin, wala pa siyang solid na grupo nun. Baka just for you lang yun, di ba? Meron ganun, kumita ng 200,000 one week. After a week, naging 20,000 na lang. After a week, naging 10,000. Ibig sabihin, wala pa talaga siyang solid na grupo. Malalaman mo, ganito guys, sa isang test. Gusto mo malaman kung paano isang test para malaman mo kung solid na yung grupo mo? Gusto mo malaman kung paano mo malalaman kung solid, may solid ka na na team? Tumigil ka mag-network. Ulitin ko. Kung gusto mo malaman kung solid na yung grupo mo, tumigil ka mag-network. Mawala ka ng ano? Mawala ka ng 3 months. Tingnan natin kung may gagalaw pa sa ilalim mo. Sila Mentor May, sila Mentor Marlon, sila Mentor Teach, solid na yung income niyan. Kahit tumigil sila, di ba na alam nyo yun sa mga story nila pag nag-share sila, si Mentor May, 2 weeks wala. Di ba, minsan 2 weeks siyang wala, pagbalik niya ng Manila, ang laki ng cheque niya, di ba? Doon mo matetest. Gusto niyo ba ma-experience to, guys? Nakikita niyo yung RQB sa left. November RQB. Nakita niyo?
left side, 855,900. Sa right side, 500,000. Napapailing si Mentor Pakita. Guys, question. Tapos na ba ang November? Tapos na ba ang November? Hindi pa, no? Guys, November, ano to ha? November, I think November 19 ngayon eh. I think November 17 yan. Ganyan, gusto ba magkaroon ng ganyang RQV? Grabe, di ba? Ibig sabihin, may solid ka na grupo. Pag dumating yung time na may solid ka na grupo, magiging ganyan na rin income mo. Tingnan mo, 1 week income, last week lang to. 400,000. Yung isa, 980,000. Yung isa, 255,000. 1 week. Masarap niyan, di ba? Pangkape-kape lang. Tawa si Mentor Pakito. Pangkape-kape lang. Di ba yung mga mahilig magkape dito? Grabe, no? Guys, na-experience nyo ba to? Pag na-experience nyo ba to, yung ano? Yung, ang tawag dito? Yung inaabangan mo talaga yung Friday. Di ba ang Friday natin is cheque day? Ako kasi naging ganun eh. Yung maliit pa yung cheque ko nung nagsisimula ako. Alam na alam ko yung araw. Inaabangan ko talaga ang every Friday kasi cheque day. Bakit? Kasi maliit pa yung cheque that time eh. Kaya inaabangan pa. Tama? Di ba? Wala pa tayong savings. Kaya inaabangan mo. Ay, may cheque na naman ako. 5,000. Di ba? Inaabangan mo eh. Alam mo, abang na abang ka. Sana Friday na para cheque day na. Di ba? Nag-encode ka ng Monday. Sana, ano, tagal naman ng Friday. Gusto naman ko yung cheque ko. Bakit? Kasi aware ka pa eh. Kailangan na kailangan mo pa eh. Tama? Kaya aware ka pa. Pero alam mo ba, dadating yung panahon na makakalimutan mo na ang araw. Makakalimutan mo na ang araw. Bakit? Kasi hindi mo na iniintindi yung income. Maniwala ka sa akin, dadating kayo sa ganun. Na-experience namin yan dati. Na-experience namin yan dati, yung nag-weekly kami, 500 weekly, 400 weekly, na-experience namin dati, nakakalimutan na namin yung araw. Bakit? Kasi di ba may dadating yung time, hindi mo na kasi kailangan ng money eh. Kasi yung, alam mo yun, hindi mo na kailangan, kasi ano yung, kumbaga, overflowing ng blessing sa'yo, hindi mo na, kumbaga, hindi mo na napapansin yung araw. Ngayon kasi, sobrang nangailangan ka pa, natatagalan ka pa sa tagalan mo ng Friday, kailangan ko na yung 5,000 ko. Alam sila Mentor P, sila Mentor May, minsan nakakalimutan na nila na Friday na. Bakit? Kasi hindi na nila kailangan niya. Alam mo yun, ganung feeling? Dadating ka rin doon. Basta gagawin mo lang yung step by step na napag-usapan natin kanina. Okay? Yan o, sample income o. 133,000 one week, 182,000, 200,000, 600 one week. Grabe. 628,000 one week. Saan ka makakakita ng ganyan? Sa totoo lang, alam nyo, sa mga kakilala ko malalaking negosyo, one week, 600,000 ha? Ay, nako. Sa traditional na negosyo, possible naman na kumita ka ng 600,000 one week. Pero sakit sa ulo yan, promise. Sa network marketing lang, sa IM Worldwide lang, yung mga top mentors ninyo, kumikita ng half a million weekly nang walang sakit sa ulo. Alam mo yung mga tao sa IM Worldwide, iniwala ba kayo dito? Yung mga top mentors, yung mga members, gumaganda habang tumatagal. Di ba gumaganda? Di ba si Mentor Pakito, inspired? Sabi ko nga, Mentor Pakito, pumapayat ka. Di ba? Hindi, ano ibig sabihin nun? Hindi stress. Mentor Kevin, di ba? Kumikinis yung mukha. Mentor Joanne, di ba? Hindi stress. Seryoso, hindi to biro, ah. Di ba yung mga mentors dito, pansin niyo yung mga pagtumatagal, hindi stress yung itsura, di ba? Pero may mga kilala ko, mga traditional na negosyante, after 1 year, negosyo nila, after 2 years, stress na yung mukha, eh. Tama? Agree ba kayo doon? Super happy kasi VP sa IM family. Si Joanne, si VP, laking tulong na IM sa akin. Tama, di ba? Ibig sabihin, ganun kaganda kung, and yung environment mo kasi hindi siya stressful. Kumikita ka na nga, hindi ka pa stress. Mahirap yung stress ka na nga, wala ka pang kita. Di ba? Mahirap yun. Di ba? Minsan, sagad na tayo sa trabaho natin. Di ba? Wala na nga naiiwan sa sweldo natin. Stress pa tayo. Ay, naku.
umalis kapag huwag ganun. Stress ka na nga, tapos wala ka nang kinikita. Mas okay na yung stress ka, di ba? O mas okay yung huwag yung stress ka na nga, wala ka pang kinikita. Di ba? Mas okay na yung stress ka, pero kumikita ka. Tama? Pero mas okay yung hindi ka pa stress, eh kumikita ka pa. Mas okay pa yun. Tama? Are you learning? Yan. After that, after mong magkaroon ng big network, ano pong sunod? Pag nagkaroon ka na ng big network, guys, ano sabi ni Mentor Rex Cho? Ayawin pa ng jowa pag wala. Ano? Ayawin pa ng jowa, wala pagkita. Ano? Mentor Joyce, true. Sa office lang ako tumatawa ng malakas. So, di ba? Kumbaga happy eh. Sa totoo lang, masaya sa IM. Di ba? Kumikita ka na, natututo ka na, nakakatulong ka pa, sumasaya ka pa. Gumaganda ka pa. Di ba? So, guys, anong next after big network? Anong next? Big dreams. Okay? Pag may network ka na, okay, sure na to. Pag may network ka na, sure na yon. Believe me. Pag may malaki ka ng solid na grupo, automatic na yung mga malalaki mong pangarap. Automatic yon. Walang malaking grupo na hindi niya nakuha ang pangarap niya. Ulitin ko. Walang malaking grupo na hindi niya nakuha ang pangarap niya. Okay? Kaya lagi mo, kaya misa pag naguguluhan ka, ano bang gagawin ko? Diba? Mag-goal na ba ako ng house and lot? Pero mag-isa ka pa rin? Mali yon. Ang goal mo, big network muna. Create ka muna ng network. Kasi pag may network ka na, sure na yung dreams mo. Okay? Next, big dreams. Example ng big dreams, Ferrari. Diba? Makakapag-beach ka nang wala kang problema. Ang dami kong kakilala, guys, may traditional business, hindi nila maiwan yung negosyo nila. Kasi natatakot sila, pag iniwan nila yung business nila, eh baka, diba kung may mga gawing mali yung empleyado nila. Diba? Mawalang peace of mind, hindi rin makapagbakasyon. Pero sa IM Worldwide, kahit magbakasyon ka ng 5 araw, diba sila Mentor Mark, may umalis ng 2 weeks, pagbalik may half a million pa din. Tama? Big dreams. Time and financial freedom. House and lot. Okay? Isa yan sa mga pangarap natin, magkaroon ka ng sariling sasakyan, hindi lang isa, kundi madami. Diba? Iba-iba araw-araw. Okay ba yun sa inyo? Magkaroon ka ng hindi lang isang sasakyan. Diba? Pag mga ngarap ka na lang din, huwag ng isang sasakyan. Damihan mo na. Diba? Iba yung gamit mo araw-araw. Pag every Monday, si Mentor Paquito naka-Benz. Every Tuesday, naka-Ferrari. Every Wednesday, naka-Lambo. Ano, diba? Si Mentor Kevin, every Monday, naka-Rolls-Royce. Alam mo yung ganun? Guys, ganito siya kasimple. Pag nangarap ka, huwag mo nang lilimitahin. Pag nangarap ka, huwag mo lilimitahin. Example, pangarap ko mag 100,000 per month. Ang 100,000 per month, hindi siya pangarap. Goal lang yun. Ulitin ko, pag nangarap ka, huwag yung 100,000 per month, 200,000 per month, magkaiba kasi yung pangarap sa goal lang. Goal lang yun. Yung mga maliit na yun, goal lang yun. Dadaanan mo lang yun. Pero ang pangarap mo talaga, yan yung mga solid, yan yung mga matataas na. Tama? Next. Eh, no? Time freedom. Ano, gusto mo bang maitour yung mga magulang mo, yung anak mo sa ibang bansa nang wala kang iniisip na stress? Mentor pitch, di ba? Sinama ni mama niya sa Holy Land. Mentor me. Sinurprise si mama niya sa ano yata to, sa Malaysia or Vietnam. Sinama rin niya sa Holy Land, di ba? Si Mentor Krisha, sinama ni mama niya sa Holy Land. Family ni Mentor Arjen, ni Mentor Michael, di ba? Dati hindi naman ganyan yung life niyan. Mentor Mitch, Mentor Marlon, tama? Yan yung goal nating lahat. Time freedom, yung makasama mo yung family mo nang wala kang iniisip na stress. Travel, di ba? Free travel sa Amanpulo, sa Holy Land, sa Paris, Switzerland, Europe, di ba? Pangarap natin lahat yan, naniniwala ako dyan, di ba? So maganda, before tayo tumanda, alam mo yun, nakapasyal ka naman sa iba't ibang bansa, di ba? Tama? Lagi yung tandaan to ha, ang bahay talaga natin, ang bansa talaga natin, Philippines. Ang goal natin, ang ibang bansa, e bakasyonan lang. Hindi natin pinagtatrabahuan. Ang bansa natin, Pilipinas. Ang goal natin, yung iba't ibang bansa, hindi natin pinagtatrabahuan, kundi pinapasyalan lang natin. Kung taga Dubai ka talaga, 'di ba? Yan talaga yung bahay mo. Okay yan. Ang goal mo sa iba't ibang bansa, makatour ka. Tama? Next, habang bata pa. Guys, question.
Diba? Sabi ni Aika kanina, pag ginawa daw namin to, sure na yung success namin. Guys, alam nyo ba, dediretsuhin ko kayo, 80-20. 80% hindi nagiging successful sa ginagawa nila. Hindi lang naman sa IM Worldwide, sa lahat ng industry, profession. 80% hindi nagiging successful. 20% nagiging successful. Pero yung mga successful na yon, may mga ano pa yon, may kumita lang, may sakto lang, may kumita ng todo talaga, may ganun pa yon, may percentage pa yon. Pero 80% talaga, majority, hindi talaga kumikita. Bakit kaya? Natanong nyo na ba yun, guys, sa sarili nyo before? Bakit ganun? May mga hindi kumikita. Diba? Bakit ako hindi pa rin kumikita? Diba? What if I didn't? Anong sagot dyan? Pag hindi mo naabot yung pangarap mo, hindi mo naabot yung mga gusto mo sa buhay, diba? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, wala kang income. Automatic. Kaya hindi mo naabot yung mga pangarap mo, diba? Kasi nga, wala kang solid na income. But wala kang solid na income kasi wala kang solid na network. But wala kang solid na network kasi hindi ka na multiply. Bakit hindi ka na multiply? Kasi nga hindi ka na delegate. But hindi ka na delegate kasi hindi ka na duplicate. Ikaw lang ang gumagawa. Wala kang naturuan. But hindi ka na duplicate kasi hindi ka nagturo. Lahat ikaw lang yung uma-attend, no? Di ka nangungulit sa downlines, tama? Hindi ka nag-spend ang time para magturo. Minsan tinatamad ka magturo, wala kang sariling goal sa grupo mo, umaasa ka lang sa upline mo lagi. Okay? Next, ba't hindi ka nakapagturo kasi wala kang alam. Tama naman, di ba? Paano ka makakapagturo kung ikaw mismo, wala kang alam. Ba't wala kang alam kasi nga, wala kang good learning, listening and lecturing attitude. Hindi ka nakikinig dati pa. Diba? Pag sinasabihan ka na apply mo, mag-mentoring, hindi ka nakikinig. Tama? So, question. Sino may kasalanan? Ako? You. Not your upline, not your downlines, not your crosslines. Sino may kasalanan? Ikaw. Wala kang ibang sisisihin kundi sarili natin. Guys, may papagawa ko sa inyo. Try mo nga magturo. Usual na turo. Try mo nga mag-pinpoint. Turo. Ganyan ka. Question, ha? Ilang finger, yung naka, di ba ang mga Pilipino mahilig magturo? Eh, kasalanan niya yan. Eh, siya gumawa niyan, di ba? Ilang finger yung nakaturo dun sa tinuturo mo? Ilang finger? Isa. Tama? Yung finger na nakaturo sa'yo, ilan? Ilan? Tatlo, di ba? Oh. Tatlo. Mas madami. So, ibig sabihin, apat daw kay Lynn. Parang naging apat yun. Ah, ganun. Di ba? Kaya hindi ka pwede manisi. Wala kang cheque, kagagawan mo yan. Wala kang grupo, kagagawan mo yan. Nawawala lagi daw na mo, kagagawan mo yan. Diba, until now, mag-isa ka pa rin, kagagawan mo yan. Wala kang ibang pwedeng sisihin, hindi pwede apply mo, hindi downlines, hindi cross, kundi sarili lang natin. Kailangan lagi mo i-assess yung sarili mo. Are you learning, guys? It's you. It's not me. Diba? It's you. Next. Do not reinvent the wheel. Why reinvent the wheel when you don't have to? Diba? Huwag ka na kailangan mag-create ng system. May sistema na tayo. Okay? Para ma-save na lang yung time mo. Question, guys. Question. Do you have a vision board? Do you have a vision board? Yes po. Sa mga sumasagot, okay po yan. No? Kailangan i-update nyo lagi yan. Okay? Sa mga wala pa po, assignment po natin ito. Ulitin ko, sa mga wala pa pong vision board, tanungin nyo later yung mga appliances nyo, ano po ba yung vision board? Yan po yung mga pangarap mo sa buhay. Ano yung goal mo 1 month from now, ilalagay mo dyan. For example, 1 month from now, gusto mong magkaroon ng 50 na downlines, ilagay mo doon. Diba? 2 months from now, gusto mong kumita ng 200,000, ilagay mo doon. 6 months from now, gusto mong magkaroon ng sarili mong sasakyan, ilagay mo yan. 2 years from now, gusto mong magkaroon ng bahay at lupa, ilagay mo lahat. Yan yung vision board. Okay? Sa mga meron na, okay po yan. Sa mga wala pa, magpatulong po kayo sa mentors ninyo kung paano po gumawa. Okay? Next. Guys, no, last na to. Matthew 19:26, yung favorite verse ng IM Worldwide, official verse natin.
With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Lagi niyong tandaan yun. Yung mga vision board niyo, yung mga pangarap natin sa buhay, minsan, akala natin, di ba, minsan, imposible para sa atin eh. Di ba, never, minsan, di natin naisip na magkakabahay ka kasi sa hirap ng buhay, di ba, minsan, imposible na sa'yo eh. Nakikita mo kina-mentor me, kina-mentor pitch, minsan, di mo nga ma-imagine yung sarili mo na mangyayari sa'yo. Pero lagi mo tandaan, sabi sa Matthew 19:26, di ba? Sa paningin daw ng tao, lahat yon imposible. Sila mentor pitch, sila mentor me, na-feel din yan dati, na dati, na-feel nila parang imposible. Di ba? Parang imposible magkaroon ng bahay sa loob ng 3 taon. Imposible magkaroon ng Ferrari sa loob ng 2 taon. Alam niyo, dami kong kakilala mga negosyante, malalaking negosyo nila. Hindi nga makabili ng Ferrari eh. Tama? With man, this is impossible sa paningin ng tao. Minsan yung family mo pa hindi maniniwala sa'yo. Tama? Akala sa'yo, baliw ka eh. Minsan nakikita sa goal board mo, may mga kotse, may bahay, ang laki ng cheque, 100 million nilagay mo. Sasabihin sa'yo, totoo, ano ka ba? Baliw ka na ba? Di ba? Well, di mo kaya yan. Hindi ka magkakaroon yan. Tama? Bakit? Kasi sa paningin talaga ng tao, imposible yun. Pero sabi dyan, with God, all things are possible. Sa mata ng Diyos, lahat yan posible basta paniwalaan mo at trabahuhin mo. Hindi pwede naniniwala ka lang. Hindi pwede yung goal ka lang ng goal, pero hindi mo siya tatrabahuhin. Tama? Pag nag-goal board ka, pag nag-gumawa ka ng goal board or dream board or vision board, pare-pareho lang yan. Di ba? Pag-pray mo yan lagi, gawa ka. Di ba? I-visualize mo yan every day. Di ba? Pero not enough pala yun. Hindi enough na bini-visualize mo. Kailangan trabahuhin mo din. Are you learning, guys? Are you learning? Yung natutunan ba? You are the creator of your own destiny. Okay? Tayo ang creator ng destiny natin. Kung ano yung gusto natin mangyari sa life natin, di ba? Ikaw lang din magke-create nun. At hindi, wala nang iba. Hindi papa mo, hindi mama mo, di ba? Hindi apply mo, ikaw. Yung mentor mo nandyan lang to guide you, to help you, and to teach you. Ulitin ko. Yung mga top mentors ninyo nandyan lang to guide you, to teach you, and to help you. Pero ikaw pa rin yung gagawa ng destiny mo dito. Okay? Ikaw pa rin magka-create ng future mo. Success doesn't come to you. You aim and reach for it. Ulitin ko, ang success daw, hindi yan pupunta sa'yo. Ikaw ang kukuha niyan. Ano yung gusto mo? Pangarap mo, bahay, lalapit sa'yo? Hindi. Ikaw ang kukuha niyan. Success doesn't come to you. You aim and reach for it. Yun lang, guys. May natutunan? Guys, no? Announcement lang. Ito, share ko na lang to. Sa mga hindi pa naka-follow sa page ko, may every other day kasi ako na-post doon na video trainings.